Kapag pasok mo pala, susubukan ka na nila eh. Laging tina-target, may target lagi sa may sa likod natin. Hindi ka malakas noon, hindi ka magsusurvive that time. Yung parang may skills-skills na dribble-dribble na yan, na mga palayap-layap na pakaliwa kanan na gano'n. Bago ka pang sumidestep, tatlong katawan na nabangga sa'yo bago mo pa matira yung bola. Kung sasabihan ka ng coach na kunyan, naputokan ka sa kaliwang kilay. Oh. May kalang kilay ka pa eh. Kaya mo pa yan. Ganun, ganun. Hello everyone. Welcome to the Upperbox Podcast. Pao, dalawang linggo tayo nawala. Oo nga eh. Dami nangyari, Brad eh. It's like Holy Week pa. Pero sobrang excited ako sa una bugso natin after a hiatus ng 2 weeks. Kasi ang dami nangyari college-wise. Yes. Of course, medyo hindi tayo pinalad versus Lasal sa Pinoy Liga and then nagkaroon ng gulo with EAC. Di ako yung nag-record nun, ah. Inaaway na ako ng mga taga-EAC eh. Hindi ba ikaw. Anyway. Pero, yeah. Sobrang exciting ng lahat naman nagaganap ngayon sa college basketball. Pero, siguro ngayon, we're going to discuss, well, we're going to talk with, for me, one of the more memorable members ng dynasty years ng San Beda Red Lions from 2010 to 2014 dynasty. Yun, one of the isa sa pinakamakulit na tao sa San Beda at isa sa mga nagturo kay Ola Adjogon mag-Tagalog. Kwento natin sa kanya kung paano niya nagawa yun. No? Ipapakwento natin paano niya tinuruan si Ola mag-Tagalog. Anyway, he became a captain of the San Beda Red Lions. Originally an NCAA Juniors MVP, highly recruited. So, really excited. So, Danny, intro mo na. Ako muna, sabihin ko muna, ito, idol ko to. Kasi yung batch niya, nung graduating year niya, doon ako talagang naging fan ng San Beda Red Lions. Tapos, I remember vividly, third game nila ng finals versus Letran. Hindi pa tapos yung oras, nakaluhod na siya. Tapos nagse-celebrate na siya. And para sa akin sobrang iconic ng moment na 'yon, pare. Kasi yun yung first championship ko as a Bedan in college. So, this guy is very memorable para sa akin, and I know he's one of the nicest guys. And of course, I think yung future din ng San Beda is sa kanyang mga kamay. I could say that. No? Grabe yung pressure, Brad. Tang inawit mo. Basta yun. Tatanong ko yun mamaya. Anyway, former King Lion, ilang best nag-champion sa NCAA. At ngayon, nasa PBA with the NLEX Red Lions. Tama ba? NLEX Red Lions ba? Road Lions. Ayun. Without further ado, King Lion, Jake Pascual, welcome to the show. Hello. Kamusta kayo lahat? Una sa lahat, nais ko magpakilala. Ako nga pala si Jake Pascual, former Red Lions from 2008 to 2012. Ah, okay. Yung 2009 ba memorable? Yun yung unang tanong kayo. Yung 2009 memorable, syempre. Kailangan natin matalo eh, di ba? Para matikman din natin yung man. Syempre, after 2009, what happened sa 2010, di ba? Yun. Tama. Oh. Pero, yun Jake, so bago tayo dumaan sa 2000 dynasties na San Beda, gusto natin malaman muna, paano ba nagsimula yung journey mo sa basketball? Paano ka ba nagsimula? Kasi, yun nga, napagkwento natin to before, you're originally from Tarlac. So, how was it growing up sa Tarlac bilang basketball player? Siyempre man, as a kid na Pilipino, di ba? Number one ng sports natin is basketball. Hindi naman natin kakaila yun. So, namang tumatanda, lumalaki sa lugar namin. Siyempre, basketball ang libangan namin. So, mga tito ko, kuya ko, they're playing basketball until na-adapt ko na rin yun. Kalaro ko, mga bata rin na kapwa ko. Puro basketball lang talaga. At saka nakatulong siguro yung bahay namin is harap niya is basketball. Alam mo yung gano'n? Parang magigising ka na lang na may nagba-basketball doon. So, bangog ka. Magpaglaro ka na kagad. Yun lang. So, eventually,
Nag-start yun sa Bakuran, tapos napunta sa court, tapos naglaro sa mga ligang barangay, hanggang step by step na hanggang sa taas na paglaro sa mga school-school, elementary ng high school. So, dire-diretso pa rin ganun. Kumbaga, na-influensyahan na rin ako ng mga kuya ko. Tsaka mga tiyuhin ko na naglalaro sa barangay namin that time. Saka napagkwento natin to with Ami. So, shout out Ami. Brother Amis. Amazing Umang. Playground. Very competitive. Very competitive ang barangay basketball sa Tarlac. Can you, paano ba? Oo naman kasi iba yung ano eh. Kuminsan nag-start sa pustahan yun eh. Kuminsan kantsawan lang eh. Alam mo yan? Kahit na is too big or yung 5 pesos magiging 10 pesos, di ba? Yung bawat lalaro, ang pusta mo 5 pesos. Sa amin kasi nang malaki na yung 5 pesos na yun eh. Yung 10 pesos, malaki na yun. Tsaka pride yung pinaglalabanan namin dun eh. Tsaka asar talo dun eh. Asarang pag natalo ah. So, siyempre, physical at mga kalaro ko, mas matatanda sa akin, mas malalakas yung katawan, alam mo yung ganun. So, yung nadadala mo yun eh, pagka nakipaglaro ka sa iba, dati ako yung ginugulangan, ako yung inaisahan, alam mo ganun. Tapos, natututo at natututo ka, na-apply mo na yun sa next game, next game, next game. Hanggang naipo mo na lang yung gano'n, di ba? Ikaw na yung siguro, nanggugulang. Siguro doon din ako natuto dahil sa paano ako maglaro ng basketball, gano'n. Eh. Kilala nyo na paano maglaro, napanood nyo naman siguro. Naman. Oo. Sa Tarlac kasi yun nga, sa basketball, sa mga tao sa lugar namin, yun yung nanglibangan namin, number one. So, nasanay na lang kami gano'n. Oo, kasi iba yung kultura ng basketball in places up north, yeah, sa Tarlac, Pampanga, Cebu, Mindanao, yung mga ganyang klaseng lugar. Sobrang grabe yung kultura nila sa basketball. Kasi, yun nga, yung pinagkakabala talaga ng tao eh. After mong trabaho or after mong eskwela, diretso ka na dun eh. Court ka na agad eh. So Jake, ngayon, okay, establish mo na, mahal mo na yung basketball. Paano napunta? Paano ka napunta sa PCU? Paano nangyari yung transition mo to PCU? Actually, nagbabakasyon lang ako rito sa Maynila noon. Kinuha ko ng kuya ko sa Mandaluyong. Kumbaga, bakasyon lang by December that time. Mga siguro Christmas vacation namin. Sinama ako ni kuya ko rito sa Maynila para tara, sama ka na saan sa Maynila. Hanap tayo ng school mo pagka after ng high school mo. Sabi nga lang. So, dito ako nagtatrabaho tapos makikita ko paano trabaho rito. Para ang balak lang talaga namin noon mag working student. Parang gano'n. Para lang may kitaya na ako. Nag-aaral ako kahit sa school na lang doon. And then, to start fast forward, may pagdating ko doon, may liga. Yung mga barkada na kuya doon, which is close na pinsan din namin, niyaya ko, isali ka na sa amin. Kasi matangkad na ako that time eh. Patpatin na matangka, di ba? Kasi sali ka sa amin, yung mga laro, sabi, dito sa, may mga tawag sila, kalimutan, mga mosquito, mga midget, mga ganun eh. Oh. Ilang taong ka na, sabi sa akin, mga 16, sabi yung ganun. O sige, pwede ka pa sa mga bata, 16, 16 under, mga ganun. Sige, laro ako, sabi yung ganun. Noong unang paglaro ko, syempre, may mga first five na sila, ganyan, nasa gilid lang ako. Sabi na, marunong ka ba basketball? O, marunong ako, sabi, di, pinaya ako na sila. Noong nakita sila maglaro, alam mo laro na ba to? Sabi ko gano'n. Hindi. Parang papasahal lang ng bola. Parang gano'n. Hindi. Sabi ko, nung pinasok ako, sabi ko gano'n. O, sige, paglaro ko na. Ang daming tao. Alam mo na, pag Manila, di ba mga courts? Oo. Sa court, di ka na pwede lumabas sa court. Eh. Kumbaga, yung linya, may tao na eh. Naglaro ako, sabi ko, may mga referee gano'n. Unang hawak ko pala ng bola, yung bola hindi pa ganun yung normal size, mas maliit pa. So, dakman-dakma ako. Tapos, yung ring, ang baba. So, umiscore siguro ako sa isang quarter, nasa 20, ganun. Natapos yung, nasa 55 ata yung score ko nun. Tapos, para protest na ako, bata pa ba yan? Sabi yung ganun. E di, sabi ko, oh, 16 pa lang, hindi pinakita. The next day, hindi na ako pinaglaro sa bracket na yon. Sa seniors na ako pinaglaro. So, which is, the following day, may laro na kami agad. Ganun ulit, bangko ka, tapos umiscore na naman ng 40, 30, ganun. Kasi, grabe ako, offensive rebound, ganyan, depensa, alam mo, larong galing probinsya.
Oo, Kung oo. baka dito ang tawag doon, larong, ano yung karpentero, yung mga ganon. Yung mga Oo. bardagulan, tapos yung mga kasama mo, yung mga kalaba mo, parang magpapawis lang, okay na ganun. Eh ako, very competitive kasi ako eh. Tapos syempre eh, basketball, yung pag-basketball usapan, iba na eh. Pag nasa court ako, kahit magkaibigan tayo, kahit sino ka, ganun. Pero off the court, mabait naman ako. So yung mga kalaban din namin, kakilala rin pala namin. Ganun. Plus, yung nagre-referee pala doon, nagre-referee sa NCAA. This is sabi yung gano'n. Tapos after ng game na yon, after ng liga, nilapitan ako. So, saan ka nag-aaral? Boy, gano'n ba? Saan ka nag-aaral? Diba? Pag Manila, saan ka nag-aaral, boy? Wala po, passionist na lang. Ilang taon ka lang. Gusto maglaro rin sa Manila? Sabi yung gano'n. May kaibigan ako, nag-aaral ng mga player. Sabi yung gano'n. Sige, sabi yung gano'n. Di kinausap yung kuya ko. Tapos, after next week, parang magpapasko na, pauwi na ako dun eh. Kasi pag 20, mga 21, 22, uuwi ka na sa inyo eh. So, pagpapasko ka, sabi nga, no, sige, balik ka rito sa kwan, 26. May practice daw sila, sabi, punta ka. Wait, sabi. E di bumalik ako ng 26. Kasi sinama ako ulit ng kuya ko. Di, dinala, kasama kami ng referee ngayon, si Magalang. Pumunta kami ng PCU. Kakilala niya si coach ng PCU ng high school noon eh. Sila ko si George Lungalong, sino ba may sila? Bong Sales. Actually, si Bong Sales yung ano yun eh. So, sabi nila, practice ka. Sabi ko, sige, isang, gusto ko maglaro sa college. Sabi ko, kasi fourth year na ako sa amin. Sabi ko nga lang. Di ba yung case ko nga, di ba fourth year ako, nag-repeat-repeat lang ako. Hindi ko naman ano yun. Di, nag-practice ako dun sa seniors. Tapos nung nagpa-practice ako sa seniors, which nandun sila Jason Castro, sila Boo Belga, sila Robert Sanz, yung mga tumatak sa akin na yun eh. Sila Kit Santos, mga ganun. Actually, kaka-champion lang nila, wa. Yung nakaraan nun eh. Parang nagpa-practice ata sila sa mga PBL, PBL, mga ganun. Hindi ko maintindihan. So, sabi ko sa akin, ilang taong ka na? So, sinabi ko, 16 yun. Gusto mo ba maglaro sa high school muna? Graduate. Ang tanong sa akin, graduate ka na ba? Sabi ko, hindi pa po. Mag-graduate pa lang sa March, sabi ko ganun. March pa lang yung graduation na, di ba? Sabi ko ganun, mag-graduate pa lang sa March. Eh yun, parang naniwala. Gusto maglaro sa high school ka muna, sabi. Kasi bata ka pa, pag sa college ka, wala, hindi ka pa mapaglaro. Hindi ka pa may bibigyan ng scholarship oras. Na yun yung habol ko rin naman, scholarship, di ba? Player scholarship, kahit saan, sabi nga na. Nung una, ayaw na yung pumayag ng kuya ko. So, siyempre ganyan, nag-aalangan kami. Wala rin kami alam sa basketball na Manila style, di ba? Sabi yung ganito, na-explain nila, magre-repeat ka kami ng bahala, basta bigay mo lang yung card mo sa amin. Yung transcript mo, card mo, ganito, tas birth certificate mo, dali mo sa amin, kami nang tatrabaho lahat nun. Pero kung papayag ka pa, kung papasok ka lang, babalik ka ng third year, sabi nga nun. So, magre-residence ka ng isang taon, pang fourth year mo na ulit, saka ka nalalaro ng NCAA, sabi nga nun. Which is, hindi namin alam na bawal pala yun nun. So, kami naman, di pa kami umuunong-una eh. Parang nagdalawang isip pa kami, umuwi muna kami, ganyan sabi. Nag-uusap na kami kahit anong school na, basta parang kuya ko kasi nag-aalanganin noon. Kumbaga, syempre, hindi kami magbabasta mag-decision na lang. Tinanong namin eh, parents namin, ganyan. Tapos, sabi ng kuya ko, kahit anong school na lang siguro dyan, pwede. Sabi nga noon, para makapagtrabaho ka na, sabi sa akin. Sa malay mo, mag-player ka sa ibang school, may allowance din, makakuha tayo, libre kang mag-aral. E di, sabi ko, sige, try din natin, sabi nga rin. Tapos, tumawag na tong si Godbong, kinukulit na kami, pinapasundo na kami doon sa Mandaluyo, parang yung practice ka lang, gano'n, kasi ganito, allowance, ibigyan ka namin ng allowance, ganito to. Siyempre, yung allowance na yun, laking bagay na rin sa akin, no? Sabi niya, ang explain lang talaga sa amin yun, hindi kami nang balalas ng papel mo, dalhin mo rito. Which is, yun nangyari na nga, di ba? Nakapag-enroll ako ng third year, bumalik ako. Nag-aral ako, bumalik ako ng third year. Tapos, nung fourth year na ako, pwede na ako maglaro ng juniors. So, which is, nakalabang ko dun sa juniors nun ni sila. Ang San Beda nun, sila Lanete, sila Marcelo. Meron pa na sila prinsipe, yung mga ganun ba, yung mga galing. Sa ang tumatak sa akin talaga nung high school ako, si pangalan nito, si Buenape talaga. Ang magaling talaga na si Buenape. Yung size tag sila. Tapos, yung mayroon pa sa letran, yung green.
Tapos, yung, ewan ko, pangalan yung green. Kasi yung tumatatak sa akin, malalakas eh. Yung athletic, mga ganyan, yung mga dunk. Siyempre, kami naman, galing probinsya, pag nakadunk dun, laking bagay na, high school, di ba? Saka yung Ferdinand ng Juan pala, Lasal, naalala ko, lakas nun, di ba? Ang taong walang last name. Oh, hindi ko alam, first name ba yun? Last name niya, ano? Basta, Ferdinand na yung pangalan. So, naglaro na ako ng high school. So, high school, tapos first two games namin, kapaka-pa kami. Yung pala yung mga kasama ko, matatanda na rin kagaya ko. So, fast forward, so nag-finals nga kami, no? Di ba? Nasabi ko kanina, nag-finals kami, which is first game kami, juniors. Second game, PCU, tsaka San Beda. So, ang kalaban namin nun, San Sebastian, sila Buena Pinga, sila Ryan. Bringas Brothers, yung mga yun. Sila Del Rio. Kami naman, talo kami ng first game, tsaka second game. So, yung second game, after ng first game na, nanonood na San Beda, tsaka PCU. Kumbaga, tumatak na sa akin yung school na yun. So, natapos na, di ba? Yung last shot pa ni Bobel, ganun, tandang-tanda natin yun, di ba? Oo, siyempre. Yung end, kwan niyo ba yan? Anong kanang unang kwan? End 28 at 82. So, yun that time na yun, nandun ako. So, nag-champion na San Beda nun. Pag-graduate na ako. So, ang dami na tumatawag sa akin na mga school. Sino-sino school yan? Sino-sino school yan? Ang natatandaan ko talaga, Ateneo, UST, Lasal, tsaka may isa pa eh. Ang tanda-tanda ko at Ateneo, kasi Ateneo tsaka Lasal, papipilihan ko lang eh. Kaso Lasal, parang hindi na ako binalikan. Kumbaga, ay hindi na pala. Kung gusto mong try out ka sa amin. Yun yung entrada nila. Gusto mong mag-try out ka sa amin. So, yung Ateneo, UST, tsaka basta may isa pa. Tapos San Beda. San Beda yung nag-recruit sa akin noon. So, ang first choice ko talaga Ateneo. Kasi Ateneo yun eh, di ba? Oh, UAP, Ateneo yun. Yung napapanood ko lang sa Studio 23 before eh. Sa probinsya, di ba? Oo, oh, siyempre. So, sabi ko, kausap ko na, ganyan-ganyan. Sige, paano po ba? Punta ka lang dito sa Ateneo. May practice kami sa ganito. E di ako na-excited. Sige po, pupunta po ako. Di, balik ako ng dorm. Pake ko, bros, paano punta Ateneo? Sabi ko, ganun. Pare, sa paano punta Ateneo? Ganito, ganyan. Ah, ganito, sabi niya gano'n. So, yung mga guard doon sa dorm namin, yung tanungan namin, mga tao. Sakay ka rito ng LRT. MRT. LRT doon, sa tapat naman, sa top. Tapos baba ka ng recto. Sakay ka ng LRT, lipat ka LRT. Pagbaba mo ng Katipunan, mag-tricycle ka doon, tapos sakay ka, tapos pasok ka ng Ateneo. Makikita mo na yung Ateneo doon, sabi. E di kinumpute ko, sabi nga, paano? Hindi ako marunong pumunta doon eh. Nagpapasama pa nga ako. Sama mo ako, sabi ko. Ah, di na ako pupunta doon, sabi ko nun, layo pala, sabi ko nun. Tsaka hindi ako marunong magbiyahe-biyahe nun, yung mga jeep-jeep na sinasakyan. Never, hindi ako nagbiyahe nun. Kasi dorm, school, tsaka court lang ako ng high school. Lakad lang sa Baywalk. Lakad lang ah, mamamasyal lang sa Baywalk nun. Di ba, ganda ba ang Baywalk that time? Way back 2005-2006. Oo, ganun. So, ganun lang ang kwan ko nun. Doon lang ako sa top area nun. Tapos, tumawag ulit at ba't di ka pumunta? Ang sagot lang, hindi ko po alam paano pumunta dyan, sabi nga nun. Ito yung ST, mas malapit. Kaso ang entrada nga, punta ka rin ng tryout ka sa amin, ganyan. Punta ka lang, invitation lang, ganyan. Tapos itong San Beda dumating na. Gusto mo kung ka na, sabi nga nun. Sunduin ka namin dyan, sabi niya. Try, mag-practice ka lang sa amin, sabi nga nun. Oh. Sabi kasi na, that time kasi tinatanong ko anong magandang is sila Jason Castro ka pangulan. Actually, ang roommate ko noon, si Gabby Spinas. Ginawa akong bata-bata ni Gabby Spinas before. High school ako. Hindi ako, wala ako sa high school dorm. Bagay. Nasa college dorm ako. Doon ako na. Ang maganda kay Spinas noon, kay Gabby, may sarili kaming kwarto. Ilan lang yung may sariling kwarto eh. Gabby, si Jason Castro, sila San, sila Bubelga, yun. So, sabi kong ganun, ano bang magandang school talaga? Sabi kong ganun. Kasi kung sabi ko, gusto ko rin mag
naglaro dito sa PCU kasi dito na ako nasanay, sanay na ako sa lugar, sanay na ako mag-coaches. Alam mo, sabi ng isang player sa akin, lumipat ka na. Wala kang asahan dito. Kung anong may opera sa i-grab mo na sa ibang school. Ayaw ko ng pangalan yung player na yun para kwan din. Pero yung tinanong ko, bakit ako lilipat? Basta, sabi lang gano'n. May alam na pala sila na ongoing na nangyayari sa school nila, school namin that time. So, sabi ko gano'n, ano maganda? Ano bang tumatawag sa school? Sabi ko gano'n. Ito, sinabi ko gano'n. Which is, sabi nga nila, punta ka Tineo, sabi nila sa akin. Hindi ko lang pumunta doon. Ano pa school na gusto pumunta? So, sabi ko yung San Beda, which is late, si natatanda ko, si sila Boss Mike, Coach Frankie, Father Ed, saka si Tito, late Albert Almendraleo. Tumawag sila, lunch tayo dyan sa malapit sa inyo, sabi nga nun. Meet mo lang kami. Kailangan namin makausap. Di, nag-meeting kami doon sa isang restaurant doon. Tinawag ako parang. May isa akong kasamang coach noon eh. Si Coach George saka tayo. No? Basta may isa akong kasamang coach na sila, siya yung kausap ng San Beda na kausapin mo si Jake. Si Elvin, Elvin pa pangalan mo noon eh. Kausapin mo si Elvin na i-meet lang kami na bahala mga ipag-usap sa kanya. Pumayag ako. Lunch kami nila. Natanda ko, Boss Mike, Coach Frankie, tapos si Father Ed, tsaka si Tito, paano yung namatay si Brut, Tito Albert. Di kwento kami ganyan, di ganyan. Gusto mong maglaro sa amin, ganyan, kaka-champion lang namin, ganito yung program namin sa ganyan. Pupunta kami stage para mag-training, sabi ganyan. Eh di sabi ko na, paano po ba pumunta, ay sabi ko gano'n, ang tanong ko lang, sige po, paano pumunta sa school nyo, sabi yan, sa training sa school. Hindi po kasi ako marunong magbiyahe, sabi. O sige, susunduin kita, sabi. Papasundo kita, sabi ni Boss Mike ata nun. O, Boss Mike tsaka ni Tito Albert nun. Sige, susunduin ka namin, practice ka lang. Di kinabukasan, sinundo nila ako. Practice ako dun, San Beda, which nadatnan ko yan. Sila Marty, sila Al Jamal, sila Magay. Tapos ang nakita ko nun dati, si Anjo, si Gabo, si pangalan nito, si Dave. Eh, kasi sila na yung nakakalabang ko naman doon. So, practice ang kanya. Di, maganda yung pinakita ko, first day practice ko. Maganda yung pinakita ko. Kaso, tinatawa na nila ako. Kasi, right. Ako lang nag-practice doon na naka-full uniform. Oh, si Anjo yan, may pakananyan eh. At tanda-tanda na Anjo, hanggang ngayon yung pa rin yung kanya sa akin. Nung nag-tryout ko sa San Beda, naka-full uniform ka pa ng all-star ng NCAA, sabi sa akin. Ganun. Yun, tanda-tanda. Maganda pinakita ko na. So, sabi nga nun, gusto mo na ba mag-aral dito? Sige, dito na po mag-aral. Sabi, alam, na-feel at home ako kaagad. Kasi, parang, gan, kumbaga, andun na may mga kilala na ako, alam mo, ganun. Tapos, tsaka, malapit lang pala San Beda, laki nun eh. Pagpasok ko Mindiola, laki na eh. Laki-laki na ako sa Mindiola nun eh. So, sabi ko gano'n, wait lang, ayan. Sabi ko gano'n, sige po, dito na po ako. Sige, ganito gawin mo, punta ka sa registrar. Punin mo lahat ng papel mo. Palihim ako, sabi kasi bawal kaming kumuha ng mga papers na ganyan. So, ganyan. No. Di inalis yung papel ko. Yung pala, may babayaran pa ako. Hindi pa pala full scholarship sa San Beda. Ay, sa PCU. May babayaran pa ako. Ito, malupit. Magkano po yung babayaran ko, tinawag ko, ganito, ganyan. Sige, tanungin mo para makuha mo yung transcript ba tayo. Basta yung transcript. Pag nakuha mo na kasi yung transcript mo, tapos nag-enroll ka, wala na magagawa yung ibang school. Di ba? So, ayun yung school na pinanggalingan mo, hindi ka na may ipit. Kasi ang daming naipit, ang daming kong kasamang mga naipit sa San Beda, sa PCU nun eh. So, ang ginawa nito sa San Beda, tinawagan ako magkano lahat ng mga, nasa 50,000 yung mga miscellaneous, mga ganun, mga books, mga ganun. So, binigyan ako, sabi ko, sige, bayaran mo na lahat yan. Ito yung pera, sabi ko. First time umawag na 50,000 nun. Natuwa nga ako, 50,000 ako na cash. Nagtaka pa nga yung, yung registrar. So, may, ba't may pera ang cash na ganito, sabi ko. Hindi, kailangan ko na po kasi yung bayaran niya para makuha na transcript ko kasi kailangan ko lang hawakan. Sabi ko, ganun. Ito, binayaran ko, siyempre, hindi na, i-release ko lahat ng papel ko. Lahat ng papel ko, binigay ko sa San Beda. Kinabukasan, naka-enroll na. Tunog na yung pangalan na, lilipat na, ganyan. So, nag-alit ngayon yung PCU sa akin. Ba't di ka nagpapaalam sa amin? Sabi ng athletics.
So sabi ko, gusto ko mag-aral sa kan. Eh, pwede na mag-aral dito, sabi nga. So sabi nila, tas tinawagan ko sila Tito Albert, sabi ko. Sige, sunduin ka na namin dyan bukas, sabi ko. Kunin mo na lahat ng gamit mo, sabi nga gano'n. Ito pala yung atawa. Sige, may mga gamit ka pa dyan? Oo, may mga gamit ako, sabi ko gano'n. Sunduin ka na namin dyan, sabi ko. Sabi nila, boss Mike, sige, bukas po, 7 a.m., sabi niya. 6 a.m. ata kasi 7 a.m. ang practice that time. Sige, sabi niya. 6:30 na, nakatayo ako doon. Nagkaantay ako ng sasakyan. Driver lang pinadali. Yung usual na sumusundo sa aking sasakyan, wala pa. Tapos tumatawag niya si Boss Mike, magsa 7 a.m. Saan na kayo? Saan na kayo? Boss, nandito pa ako, nagkaantay lang, sabi niya. Andyan na kanina pa, 6 a.m. yung sasakyan, nagkaantay. Wala po, hindi ko makita yung sasakyan. Ah, iba yung sasakyan na dala ngayon. Pick up yung dala para ilagay mo mga gamit mo. Sabi yung gano'n. Hindi sabi ko, asan po pick up? Sabi yung dali, tatawagan ko yung driver. Lumapit, lumabas yung, nakapark lang doon sa gilid ko yung pick up na yon. So lumabas yung driver. Kaya po, yung ikaw po ba yung susunduin ko? Sabi ko, oh, ako nga po. Asan mo yung gamit mo? Sabi yung gano'n. Eto, sabi ko gano'n, nakapakpak lang ako nun eh. Yun ang gamit ko sa Menes, ang backpack lang gamit ko nun. So tawa sila ng tawa, nagpalit pala sila ng sakyan para may malagay yung mga gamit ko, para malaki. Eh yung pala, isang backpack lang dala ko. Di, yun na, sinundo na nila, mag-practice na sa beda, tapos sa dorm. Tinor na ako sa dorm, ganyan-ganyan. Tapos, yun nga, parang biniisan ako ng isang beda doon. Pagdating ko, diba, parang, itong kwarto mo, ito yung bed mo, ganyan, itong practice mo, ganyan, taro din dito. So nag-stay na ako sa beda, tapos yun, hanggang kumalat yung issue na mga kasama ko, lahat kami nag-force ng mga papers, di ba? So, sabi, mababad na daw kami. E sabi naman nila, father, hindi, lalaro ka sa amin, sabi nga na. So, nagka-issue nun. So, hindi ako na-line up ng 2007. Paalis namin ng stage nun. Hindi pa ako nakapunta ng stage nung kasi nga may issue ako. So, baban daw ako ng NCAA. NCAA na nag-ban sa akin nun eh. So sabi ng San Beda, kaya hindi ka maglalaro ka, sabi niya. Mag-aapila tayo, which is tinulungan ko nila sila Ninang Mitch, Africa. Yung pamilya nila, Father Ed, yung Africa family. Sila yung tumulong sa akin na maayos yung paper ko, sila Attorney Jajibo, sila Attorney Kabuchan, sila yung magkakapatid ng Kabuchan. Yung mga attorney, mga idol natin, di ba, yung mga boss natin dyan na ban. Yun yung nag-ayos ng mga papel ko doon. So, yung one-year ban ko, yung NCAA ban ko, naging one-year lang through sa apela ng San Beda. Kasi totoo naman, ang mga binand lang nila, yung nag-forge ng mga birth certificate. Yun lang yung mali nila. Iba-iba yung fake yung birth certificate nila. Ako, totoo yung birth certificate ko. Kaya ako, nakapag-appeal na makapaglaro sa NCAA. Ang pinakabawal pala, mag-forge ng birth certificate. Pero mag-repeat, marami palang nagre-repeat sa high school. Hindi marami. Lang nahuhuli. Diba? Ooh. Which is totoo yun. Hindi ka lang papabagsak ka daw para makapaglaro ka pa ulit ng NCAA. Ganyan ngayon. Which is, nalaman ko na nung nasa San Beda na ako, hindi lang pala ako yung gano'n. Marami akong naging ka-teammate tsaka naging kabas na gano'n pala ginagawa. So, hanggang natutunan ko paano yung kalakaran sa NCAA. Sila nagkubaga, at least ngayon, alam ko na sabi ko gano'n. So, to make this story pass forward, yun na nga, parang after ng 2007 season, nag-team B ako. Pero, DJ, wait lang, no. Bago mo tuloy yung ano. Medyo ang moral of the story pala talaga dito. Ang moral of the story pala talaga dito, buti na lang hindi marunong mag-commit si Jake. Oh, ma. Dali lang. Oh, yun. Yun yung story ba yun sa Ateneo. Actually, totoo, gusto ko rin talaga Ateneo. Kasi pag sinabi mo Ateneo that time, di ba? Oo naman. Hindi kita masisisi, bro. No, kahit sino naman eh. Pagka, aminado naman ako, probinsyano pa ako noon. Parang ano, di ba? Alam na lahat. Hindi ko sinasabi, hindi ko nililihim yan pag nangipagkwento. Sinasabi mo totoo. Wala lang masabi pag sinabi mo totoo eh. Totoo. Which is, di ko naman alam na bawal yung mga ginawa namin noon na one. So, ayun. Yung papunta na ako, hindi ko talaga alam magbiyahe kasi paikot-ikot lang ako sa batang tap ako noon. Hindi kita ma-imagine na naka-blue.
Hindi kinap kayo. Naka-blue, Jake. Kaya sorry. Nga eh, sabi ko, and then actually, na, kung baga blessing in disguise lang talaga na pinapunta ako ni God dun sa San Meant Beda. To be. Kasi, meant to be talaga. Kasi pagka ibang, naisip ko talaga nun eh, kung ibang school kaya, paglalaban kaya ako. Di ba? Hmm. Ipag ilalaban kaya ako or susuportan kaya ako. Doon din naging naging thankful sa San Beda na kahit anong mangyari, kahit anong issue, nag-stick sila sa akin eh. Kumbaga, this, support ang kanya. May isa pang sinabi si Father Matt before, naging natatandaan ko, sinabi niya, eh, ang sinabi nila sa akin, kahit anong mangyari, kinuha ka namin dito, payagan ka maglaro, hindi, mag-graduate ka as a bedan, sabi sa akin. Hmm. Kahit di ka maglaro, full scholarship pa lang ko na napag-usapan nun, hanggang matapos mo yung school mo. Yun, way back 2007 pa lang yun, wala pang assurance na mapapayagan mo ng NCA. So, sabi ko, okay po, mag-aaral po rito. Ganun. Sige, before tayo mag-college, nung bago ka pumasok ng PCU, parang na-imagine mo, alam mo na ba ako ni NCAA nun? Alam mo na yung UAAP, of course, Studio 23. Alam mo na ba yung NCAA nung time na yun? Actually, hindi ko alam yung NCAA. UAAP talaga lang napapanood sa probinsya namin talaga nun. Which is Studio 23 nga, di ba? Yun lang yung napapanood ko. Siguro may napapanood ako nun, pero ang walang talaga tumatag. Lasal Ateneo, FEU, yun yung mga gano'n na... UA, that time UA malakas din yung mga... Pero nung nasa high school ka na, na ano mo na ba? Parang naisip mo na ba, baka mag-PBA ako one day or nasa isip mo lang is college, makapagtapos? Eh, simula bata talaga, iniisip ko na gusto kong mag-PBA. Lahat naman na maging college. Kasi number one, matangkad ako. Sa age ko na, matangkad ako. Sa lugar na yun, matangkad na ako. So, alam mo naman mga biruan ng mga tao, uy, tangkad nito, mag-PBA yan. Yung batang to, mag-PBA yan. Di ba? Kasi siguro na, kuhan ko na yun, simula bata, tapos ginagaya mo yung mga napapanood mo sa PBA, ginagaya mo yung mga player, di ba? Ganun ba? Na-manifest mo, parang ganun. Tapos, depende lang hanggang gusto mong matuto na matuto. Siyempre, maglalaro ka sa barangay, lalaro ka sa school. Siyempre, ayaw mo papatalo. Gusto mo, star player ka, ganun. Gusto mo, magaling ka, di ba? So, naisip ko na rin na maganda siguro na, maganda nga na PBA, yung target pa lang natin noon eh. Pag PBA ka, pang PBA na to, parang gano'n. Titraining ako para mag-PBA ako, parang gano'n. So, Jake, eto, tanong ko naman sa'yo. So, papasok na tayo na San Beda. Siyempre, nung time na to, ito kalakasan din na San Beda, the late 2000s, nandito Sam Ekwe. What? Diba? Siyempre, ikaw, coming into that situation na bata ka pa lang, tas biglang makaka-practice mo Sam Ekwe, one of the most dominant na foreign player. May susunod pa akong tanong dito, pero kwento mo muna, what was it like para sa'yo na makalaro si Sam? First thing first, pag nakita mo si Sam, matutula laki. Ang laki. Tapos, ang dominant niya sa court. Sa court ko pa lang siya nakikita noon, nung high school pa lang ako. Kasi, first time natin makakita ng ganong kalaki na in person eh. Alam mo yan? Na foreign student na nagdo-dominate sa ilalim, di ba? Tapos may mga Jamal, sila Al-Jamal na kasuporta, sila kampanan eh. Kaya yun, syempre, yung first impression ko, parang nakatuwa naman, ito yung MVP ng NCAA, tapos makaka-practice ko na, makakalaro ko na, gano'n, di ba? Yun, pero lakas niya nun eh, kahit kami lahat nun eh. Kahit kami lahat nun, kahit sino naman eh, kahit tulak mo nga yun, hirap na hirap ka eh. So, hindi ka na nakuha-40 na points pag kalaban mo si Sam? Screw wala na. Kumbaga ako, pasa-pasa na lang. Kahit rebound na lang ako. Noong high school kasi, yun. Kaya rin ako nag-MVP siguro na high school. Marami akong rebound. Maraming scorer sa team namin. Ang score ko lang nun, mga 12, 15, gano'n ng high school. Pero ang rebound ko, umabot ng 20, 18. Well, hindi pa bumababa ng single digit ate yung rebound ko nun eh. Ewan ko, basta. Tapos nakaka-block pa ako nun. Kasi syempre nga, advantage ko na sa mga kabats ko noon sa high school. Ayun. Tapos pagdating ng college, syempre iba ng college doon, may mga magagaling na sa'yo, mas matatanda sa'yo, di ba? Mas mga dominant, tsaka may mga skilled
player na that time. Kumbaga, sanay na sila sa, kumbaga, batak na sila sa training. Kumbaga yun. So, masasabi mo ba na parang welcome to San Beda mo yung makal, yung makaka-practice mo si Sam? Bukod dun sa naka-full uniform. Bukod dun sa inasarkan na naka-full uniform. Kung pag-uran ka agad, ito matatapat sa iyo ka agad sila. Al Jamal. Tingnan mo si Al Jamal nun, di ba? Gano kagani si Al Jamal nung college? Gano ka domen sa Al Jamal nung college? Tapos sila Magay. Sila nga, sila Martin. Sila Taupa. Kumbaga mama na yung mga kon nila eh. Mm. Yung mga katawan nila, batak na sa training. Eh tayo nung, patpatin pa tayo nung unang dumating sa San Beda. Patpatin pa ako noon. Yeah, yung mga... Tapos oh, makita mo pa si Shaq. Dati nun eh. Na-picture mo, nung bagong dating kang Beda, kita ko to. Eh, tsaka yung rookie, kahit yung rookie ako na San Beda, payat pa ako noon. Kulit nga nun eh, kumbaga... Wala, kumbaga na-welcome ako doon kasi iba yung training na San Beda noon eh. Compared sa training namin dati sa high school. Pagdating ng college, iba pala. Tsaka ako noon, ma-share ko lang, twice ako napapractice. Sa team B, tsaka sa team A. Oh, kasi sa team A noon, kailangan nila ng scouting team. So, syempre, wala naman akong gagawin noon. Practice ka rin muna sa amin, sabi ni Coach JB. Doon ka muna si, sa JB season. Practice ka muna sa Team A. After ng Team A, mag-practice ulit ng Team B. So, pagod na pagod ako. Pero, noong una, ayaw na ayaw kasi napapagod nga ako. Pero, yun pala, doon na ako nasasanay na nasasanay. So, para hindi, sabi sa akin, mag-practice ka na rin sa Team A para pagpasok mo next year, gamay mo na itong mga kampi mo. Ganun. Tsaka kahit naman malayan, hindi, sa palagay ko, hindi rin naman malalayan up that 2007 lineup eh. Grabe yung lineup nun. Ang lakas nun eh. Ang daming ganun eh. Oo, kaya nakatulong din yung isang taon sa akin na mag-training ako dyan sa San Beda, tapos na-training ko yung mga ibang player ng college, diba? Pero, Jake, eto. Nung rookie year mo, masabi mo ba talagang... Di, kasi syempre, naranasan mo na NCAA high school. Tapos, magta-transition ka to sa to NCAA seniors. Iba ba talaga? Malayo. Oo. Malayo. Malayo yung magta-transition ka from high school to college. Malayo. But lalo that time, yung time namin noon, ilan lang yung mga athletics eh. Ay, athletics. Mga athletic na player, di ba? Oo. E ngayon, lahat na mga high school, puro athletic na eh. Kaya na mga skilled na, hindi kami pwede na, well, sa amin kasi na, siyempre, number one, sa training, sa katawan namin, hindi pa ganun kabatak. Tapos yung mga college yun, mama na tignan eh. Diba? Yung pa, business, nung time na yun, tignan mo mga college, mga itsura ng mga college, puro bardagol. Diba? Sa totoo lang, puro mga physical player, puro mga, hindi naman dirty player. Hindi ko naman sasabing dirty player, pero mga brusko, yun. Mga brusko. Kung mahina, kumbaga pagpasok mo pala, susubukan ka na nila eh. Oo. Kung matibay, lalo na kung alam nila bata ka. Matibay, kawawa ka, di ba? Lalo na kung bata ka. Yung college na napasukan ko nun eh. Oo. So, di saka... Sanya, kailangan mo mag-trabaho talaga. Kailangan mong i-ready ang katawan mo para makasabay ka sa kanila. Di saka, Jake, grabe naman kasi yung... napasukan mong era ng NCAA yung physicality, di ba? Oh. Yung... Sa mga teams nun, lahat, halos lahat, physical eh. Oh. Halos lahat? Grabe yun. Tapos tayo nun, yung tinitira talaga lagi. Alam mo yun, kasi tayo yung nasa taas nun, isang beda yung nasa taas eh. Oh. Kung tayo yung laging tinatarget, may target lagi sa may sa likod natin, yung ganun. Bro mo, unang laro mo, kalaban mo, Marvin Hayes. Yung mga Lake Nokom, yung mga tapos sila o Jack Meligrito, yung mga letran, mga gano'n. Oo. Pero yung mga sila, Reggie Jam Pata, Cortez. Oh, Jam Cortez yun. Mga gano'n mga laruan eh. Hindi naman sa kasi nung time na yun, mga laruan talaga, physical. Normal at physical noon. Oo. Kung hindi ka malakas noon, hindi ka magsusurvive that time. Yung parang may skills-skills na dribble-dribble na yan, na mga palayap-layap na pakaliwa kanan na gano'n.
Bago mo pang sumidestep, tatlong katawan na nabangga sa'yo bago mo pa matira yung bola. Magawa mo isa dalawang beses, pangatlong beses, nasa floor ka na. Alam mo yung mga ganong kasabihan nun? Oh. Yung sasabihin, tapos sasabihin ka pa ng coach, ilang beses na lumiyap sa harapan mo, wala man na natikman. Yung mga ganong, wala ka mo lang binigay. Yung mo lang magawa ng paraan. Yung mga era na ganun eh. Eh kasi ngayon, di ba? Di ba rin masisi? Oh. Eh nun, wala pang mga video-video nun eh. Hmm. Di saka, grabe naman kasi sa kakita nung time ngayon, Jake. Oh. Grabe yun. Saka yung mga sasabihan ka ng coach na kunyari, naputokan ka sa kaliwang kilay. Oo. Oh. May kalang kilay ka pa eh. Kaya mo pa yan. Ganun. Ganun doon. Kaya, actually, may hirap siya pero nakatulong. Alam mo yung irang ganun? Oo. Hindi ka ba pinahirapan nila Coach Martin, nila Dave Marcelo nung rookie ka sa San Beda? Hindi, kasabay niya si Dave eh. Ah, kasabay, pala. Kasabay ko, kabats ko si Dave. Si Dave. Nauna lang silang graduate kasi nauna silang naglaro ng 2007. Oo. Pero kami magkakasama sa school niyan, kami magkakabats sa academy. Lima kami noon eh. Pero hindi kayo nila uniform noon eh. Madaya kayo noon eh. Actually, yung batch namin na year na pagpasok namin, yung unang year ng uniform. Kakainis kayo nun. Ano yung... Eh, malalaki kami. Sabi na nila, third year na po kami, second year na po kami. Ganun kami. Kaya hindi kami sinusaway ng mga professor. Pare ako, hindi ka nasasawayin pag professor ako. Laki nyo eh. Ano pag isa ko pa si Dave? kasi Dave po na malaki ng lima kami na. Lima kami. Dave Marcelo, si Garbo Lanete, Melo Lim, Anjo Karam, tsaka ako. Kami sabay-sabay na papasok doon. Doon kami sa likod lagi. Ganun. Oo. Pare-pares kayong walang, hindi naka-uniform. Oh, tapos yung mga kaklase namin, naka-uniform ba? Yung bagong uniform pa nun, yung pinapalitan. Naalala ko, may kulay pa yun eh. Yung dilaw. Yung dilaw. Oh, yun yung unang uniform ng San Beda. Yun yung bats namin. Nag-umpisa yung bats namin na pumasok. Na first year kami noon. Pinatehan kami. Nagagalit pa si Padre. Pinatehan kami ng uniform. Kaso never namin ginamit. Kaya ayun. Kaya tapos, the following year, pinalitan ng gray and white na parang red and gray. Wag gano'n. Ano pa nga eh. Sinasabing, na-interview namin dito si Kyle. Sabi niya, I never understood how they got away with that. Na hindi daw niya maintindihan ba't kayo hindi nakaka-uniform. Tapos siya, kailangan. Sila, yung sumunod dapat sa amin, which is sila, Rome na yun. Oo. Sila kayo ba sa... Required na talaga silang mag-uniform. Kasi, lahat ng estudyante nun, naka-uniform na. Lahat na pumapasok ng San Beda, naka-uniform. Unless, nasa higher batch ka. Iba ka talaga, Jake. Iba talaga. Kaya kami nun, eh, syempre. Hindi namin ako yun po. Sabi namin, hindi, nakakuha na kami. Hindi na kami naka-black section. Yung mga iba-ibang subject na yung kinukuha namin. Pero imagine mo kung lima kami, may time naka-uniform kami. Hindi. Kasi required kami. Parang isang dom ata yung teacher namin doon na pinapasukan namin. Hindi. Si nakalimutan ko pangalan na dom na. Parang nagpapare yung mga ganon. Basta sila may require kami, sabi sa akin, mag-uniform lang kayo sa pumasok. Basayan na ako, sabi ang ganun. Kumbaga, huwag nyo naman akong ipahiya sa mga ibang estudyante. Siyempre yung pare yun, kailangan mo magpapare, kailangan mo igala yun. Diba? Eh, ang pasok lang namin twice a week doon. Twice a week, naka-uniform naman kami. Ay. Yung bagong uniform na, yung bagong, yung ibang kulay. May picture ko. Gusto namin ma-visualize na naka-uniform. May alam ko may PubMat yan dati si Jake. Parang ginamit siya sa promotional something. Eh, okay ko ba yun o si Kyle? Na... Ka-uniform. Ka-uniform ka. Hindi. Si Karam yun. Ninilagay pa sa the bedan. Parang gano'n. Si Anjo. Si Karam yun. Siya lang naman talaga pang magazine sa amin noon talaga eh. Kami nato naman kami noon eh. Diba? Si Karam talaga, yung ilalagay doon. Imagine mo kami nila, Dave, nakalagay doon, naka-uniform. Alalaki namin na, tapos ganun. Yung putok ko yung sa braso, tapos nakatupi yung sa gilid. Oo, pari dati, di ba, tinutupi pa yung uniform? Tinutupi yung sa gilid para makita lang yung tricep mo nun eh.
Kung ilalagay mo sa tabeda yun, di ba, puta, wala na mag-on dito. Wala mag-enroll dito. Wala mainganyo mag-enroll dito sa tabeda. Tapos yung tabeda yun. Si Dave pa nun, ang laki ng afro. Oh, yeah. Tapos imagine mo, naka-uniform siya, saka-afro. Hindi, ako, sa to yun, si Andrew ngayon, yung nakalagay sa The Bed and Magazine noong that time. Alam ni Paolo yun. Oo, oh, naalala ko yun. Pero, eto. So, okay. Yung time, yung nga, going back to do sa ano mo. Kasi ito, alam ni Jake to. Kasi ako, madalas ako manood ng practice. Nung time ni Coach Frank. Palimbawa, may umaga akong klase ng alas 8. Ang practice na mga yan, alas 7, alas 6. Nandun na ako ng alas 7. 6:30, nandun na kami. Oo, 6:30. Pupunta muna ako ng alas 7 bago ko pumasok. Eto bro, walang palya. Suicides. Oo, grabe yan. Bro, naalala ko yung one time. Talo at, hindi natalo. Natalo ba tayo na? Basta, talo, may something na nangyari talo, na hindi natuwa si Coach Frankie. Yung sumuka si Sue. Talo, basta meron niya, may kasi si Coach Frankie noon, may pinapagawa siya. Hindi ko alam kung ito yung sinasabi mo noon. Basta si Coach Frankie kasi sila coach. Basta may pinapagawa, nagawa niyo ng tama, tapos ang practice. Wala. Pahinga na, okay, mag-shooting ka na. Pero pag once na hindi mo nagawa, lahat ng umpisa, uulitin nyo yung ginawa namin. Tapos hindi pa rin namin magawa. Bawat mali namin, titigil yung practice, suicide. Nakailang suicide na kami ata. Mga lampas 10 na ata yung suicide namin nun sa boom practice, ha. Kasi sumasuka-suka na. Sumusuka na dun sa likod. Hindi umpisan yung suicide. Pagka wala si Sue, dapat lahat kami nandun. Lahat kami suicide, basta matapos mo yun. Si Sue, sumusuka na sa likod. Sa may gilid ng pure gelato, ganun kami. Nakaupo yun sa floor, parang may time din yun eh. Mm-hmm. Tapos, yung suicide pa namin, may time. Oo, hindi yung time suicide din. Lang na touch the line lang yung matapos mo. Yun, kailangan mo tapusin within the span of ilang seconds yun na bibigay lang sa amin. Eh, kumbaga, nasanay na lang kami ng ganun. Kumbaga, naging normal na, pero nakakapagod talaga sa totoo lang eh. Tapos after nun, babalik ka pa ulit sa practice. Pero ngayon, nakatulong naman sa amin yung kahit na pagod kami sa laro. Ganun pa rin yung intense ng laro namin. Totoo. Lalo na parang running third group eh. Yun, ha? Yung batch namin na yun, yung era na yun, hanggang third group, palaban na lineup yun eh. Oo bro, lakas nyo. From first five to second group, yung third group namin, yung mga ibang team, kumbaga, pang fill-in na lang yung pang 11 hanggang 15 player eh. Sa amin, pwede mong ilaban sa first five yun eh. Oh. Kung tatamad-tamad ka nun, talagang wala. Bababa yung playing minutes mo nun pagka hindi ka nagsipag. Oo. Ganun ka, kuwan yung kakompetensya dun sa bats namin yun na lineup. Kung hindi ka nagsipag at puro ka katarantaduhan na walang ginagawa, puro ka papetiks-petiks ang tawag nila. Wala, hindi ka ilalaro yung pangin. Mabulok ka sa bangko, wala siyang pakialam. Mm-hmm. Kailangan, pagpasok mo, mag-produce ka kaagad. Alam mo yung, at saka alam mo yung gagawin mo. Kundi, pag wala kang ginagawa na nga, hindi ka na nakatulong, nakakaperwisyo ka pa, kinabukasan sa practice, yari ka. Yari ka, totoo. Oo. Siyempre, kung yari ka, dami na lahat yun. Suicide na naman. Yung mga ganun. Sa viewing, kasi makikita mo sa viewing yun eh. Yeah. Mm. Kaya makakata mo yung mga ibang player na hindi alam yung ginagawa sa court. Alam lang nila maglaro, pero hindi nila alam ang ginagawa nila sa court. May mga ganun player. Magaling individual, pero pagdating sa team na, nawawala na. Mm. Nung time mo sa San Beda, sino sa tingin mo ang pinakamasakit? Sobrang stricto pa naman ni... Sorry. Yeah. Nung time mo sa San Beda, sino sa tingin mo pinakamasipag mong teammate na nakita mo talagang masipag mag-practice? Kasi pag mag-shooting, kasi pag mag-extra work, Chico Terona, yung point guard namin dati. Saka sila, actually, ayun, pinakasipag. Ang mga iba naman kasi, masipag, ang sa amin kasi, masipag mga assistant coach namin. Hmm. Kasi after practice,
mag-aya, mag-shooting, mag-drills, mag-post move, mag-paparang. Kung minsan, mag-one-on-one kami after practice. Actually, sila pala. Ako, tamad ako nun, pan eh. Tamad ako mag-extra work nun eh. Sila, nanonood lang. Pero andun ako. Nang-spear lang ako. Nang gagawin, nanonood na one-on-one. Ganun. So, hindi sila nagagalit si Coach Ed. Sila Gabo, masipag yan mag-shooting. Sila Gabo, sila... Si Borgie. Masipag din si Borgie. Borgie Ermida, masipag yun. Kahit saan, masipag yun. Masipag yun. Kapitan namin yun eh. Masipag mag-extra work yun. Lalo pag siya shooting. Tapos, yun, leader kasi siya eh. Kumbaga, kailangan niya pakita sa akin. Pero kami nila, ano, nasa gilid lang. Pero tapos na namin yung kailangan namin gawin that time. Pero pinakamasipag lang na natatandaan ko, hindi ko alam na masipag sa buong team. Kumbaga, natatandaan ko lang. Si Chico Tiro na. No. Darating pa lang yun. Pagdating pa lang yun, kaingay na. Alam mo yung gano'n? May dribble. Yung mga end, alam mo yung, ang galing niya mag-dribble nun eh. Mga dribbling skills, mga ginagawa niya. Puro dribble dito, dribble doon. Ano, mga nag-dribble skills sa gilid. Mapapansin mo kasi ang ingay eh. Tahimik pa ng court na nang ingay. Nag-dribbling siya doon sa gilid. Eh. Yun na lang bola na papakinggan mo. Okay. Pero ito Jake, may tanong ako. Kasi malaking issue dati sa NCAA yung foreign student athlete na kesyo daw dapat wala yun. Eh, dahil nawawala ng oras ang big man na player. Oh. Dapat din. Kaya isa yun sa mga justification nila para tanggalin. Ngayon ikaw, naranasan mo maglaro kasama si... Si... Actually, lahat sila. Si Sam. Si Sam. Si Su. Si Su. Si Ola. Saka may last year ko si Ola. Oo. So, ano yung pananaw mo naman dun sa sitwasyon na yun na siyempre, ikaw mismo, naranasan mo yung tatlo. Kasi ikaw mismo na, kumbaga, in a way, naapektuhan ka rin. Ano ba yung pananaw mo dun? Para sa akin lang, sa personal opinion ko, mali eh. Kumbaga, marami akong na-gain that time. Ano sabi mo, bakit nila pinagbawal? Which is, nawawalan ng playing time yung big man. Yung big man na local. Which is, totoo, mawawalan ka ng time. Pero hindi nila nakikita yung positive side nun. Yung everyday training mo, nakasama mo sila, na nakaka-practice mo is foreign student. Kasi makikita mo lang yung laro, tinitingnan lang kasi nila yung laro during the game day mismo. Pero hindi nila nakikita yung 5 days na practice. Imagine mo ako, ka-practice ko sila Sam, sila Sue, binabantayan ko sila. Everyday ko ginagawa yun, naging normal na sa akin yun. So pagdating ng NCAA, game, ang mababantayan ko mga local. So ang barometer ko, si Ola or kaya si Su, kaya si Sam, ganun kabigat, ganun katangkad. So pagdating ko, pag match up ko sa mga local na, kumbaga, ang dating na sa akin, medyo mas magaan na. Mas malakas na, parang ganun ba. Sayang lang kasi nasimula na natin eh. Maganda na yung program ng bawat ina. Siguro, sa atin, maganda program. Siguro sa ibang team o ibang school, nothing against them or nothing na mali naman sa kanila. Hindi siguro nila na-sustain yung programang may foreign student. O kasi may mga ibang team. Di na tayo magbabanggit ng team, pero... Si may mga ibang team talaga. Na kumuha na nga ng FSA. Kumuha na nga ng FSA. Hindi pa magaling. Yun nga eh. Kukuha ka na nga lang ng FSA, hindi pa magaling. Hindi naman yun sa magaling. Pero matidevelop mo yun eh. Or, yung recruitment yun na eh. Yun na nga, JK, parang ang tagal na nandun, hindi gumagaling. Diba? Yun lang. Yun yung questionable na doon. Yung program nila, kung bakit hindi. Diba? Oo. Or siguro, maganda rin siguro yung recruitment kwan din natin. Diba? Hindi rin natin masabi. Pero magaling talaga. Sinunduka nga eh. Oo. Sinunduka. Program, paano recruitment natin San Beda, diba? Ang recruitment lang sa akin yun, sinusundo ako kasi sinabi eh, scholarship, ganito, ganyan, tapos extra rice sa cafeteria, ganun. Ganun lang naman. Extra rice, extra siomay, ganun.
Yun na secret? Extra rice at extra somay. Oo. Oh, diba? Actually, yun lang hiniling namin nun eh. Okay na eh. Tapos, nabitin pa sa meal. Pagpakuha pa ng one, extra meal. Yung mga ganun lang ba sa cafeteria? Oh, may matutulugan nung naundoy. Di ba? Naundoy. Classroom, tinulugan namin, di ba? Yung court namin, basag-basag na ng naundoy. Pero tuloy pa rin. At least, yung suporta kasi San Bela, hindi nawawala yun. Pero, okay, Jake. So, meron tayong lagi pinagkukwentuhan kada mag-meet up tayo nina nina Amis. Paano mo tinuruan ng Tagalog si Ola? Speaking of undoy, si Ola, dumating yan, kinabukasan undoy. Oh, shit. Natan-tan-tan, kaya niloloko namin si Ola na, dinala mo yung undoy sa amin. Sabi namin gano'n, may dala ka talagang dilubyo, parang ginagaya, niloloko lang namin para ma-welcome lang siya. Kasi baka natatakot siya. Imagine mo, foreign student ka, pagdating mo, baha. Ganun kalalang sa baha pa. Tutulugan mo, wala, di ba? Kung baka yun, si Ola naman kasi, maganda kay Ola, willing to learn siya. Uh-huh. Hindi yung iba na, mag-English lang ako, English lang ako, di ba? Hmm. Si So kasi doon, natuto na lang siya, late na. Uh-huh. Si Ola kasi, pagdating pa lang, gusto niya nang matuto. I wanna learn your language. Yun yung intrad niya sa amin. Siyempre, kaming mga mababait na matutuloy yung kuya niya sa team, tinuruan namin ng po, gano'n. Opo, tapos yung na-master niya ng po, tsaka opo, PI na po. Napuro na yung atlet siya, may po. At ito magalang. Umaga po, put. Umaga na ba? Siyempre. Kahit sino naman eh, di ba? Una mong ituturo sa mga teammates mo, puro kalokohan. Kasi yung, ito rin kasi, iba rin sa amin yung bonding namin doon, sa San Beda noon, sa dorm. Mm-hmm. Naku, kung pikon ka, kawawa ka. Alis ka na lang, kung makakawawa ka, kung pikon ka, ikaw yung talaga pipikonin namin. Ikaw masanay ka na lang sa amin. Swiss, magiging normal na lang sa yun. Pero tingin ng iba, kawawa naman to, nagtitripan, gano'n, yun. Ikaw, sino so, paborito mo pagtripan? Dati? Si Paser. Si Paser kasi noon nung dumating na bata-bata pa eh. Oo. Oh. Oh, eh. Tapos yung kami, kumbaga, pinagtitripan din ako nila Borgie. Nila Dave, ako pinagtitripan ko rin. Kumbaga, best friends na ba? Kung marunong kang mag-trip, pag-trip ako, umiikot lang kasi yun eh. Kumbaga, ano naman isang baby? Di ba? Sila Rome nga, sila Kyle nga, sila Rome, nasanay sa amin ng ganyan. Imagine mo, laking stage yung mga yun. Oo. Di ba? Oo. Eh pagdating sa amin, ginagago lang. Tinatawa-tawa na namin, pag-trip pa, kung ano-ano. Tapos, tinatawag namin na kung ano-ano, iba po na rin, mga ibang teammate namin, may pangalan ka eh. Ibahin namin pangalan mo, gano'n, hanggang nakasanayan na nilang gano'n. kung ano-ano lang eh, mga, kasi sa amin yun, nagiging bonding din namin kasi yun. Hmm. At sa maganda sa amin nun, halos lahat kami naka-dorm. Mm-hmm. Hindi nila alam, halos lahat kami nun naka-dorm. Tapos pag may break, ang mga teammate namin nun, ang tambayan nila sa dorm. Hmm. Ang ibig kong tambay, doon sila natutulog ng tanghali. Kunyari, may break, ang break time nun, 1.5 hours eh. Diba ang klase natin nung dati, bawat subject, 1.5 hour, gano'n, 1 hour, diba? Oo. Yun yun, pag kinakyat mo sa dorm yun, malaking bagay na yung napping time na yun. Kung may isa, habang natulog, may mababagsak na lang ng planggana, gano'n, may papasok na gago. Yung may habang tulog ka, gigisingin ka, anong oras ka gigising, gano'n. Gising, kung yun, darating ka na yung gabi, may magigising sa'yo, tulog na kayo, diba? May darating alas 11. Gising na, utulog na tayo. Ganun, sisigaw na gano'n. Mga trip lang sa... Kasi yung bonding nga namin sa kan, maraming tulong. Kuminsan sila Borgie nga, nakikitulog pa dun eh. Kasi si Borgie nun, may bahay siya sa malapit sa San Beda. Mm. Diba? Which is, makikitulog lang siya para makikijaming sa amin. Ano may kwento, ano yung pagbango mo. Ligo ka lang, is pabaka na support. Yung bago kayo matulog, yung kwentuhan. Yung... Okay. Yung mga so, bonding namin.
Eto, Jake. Si Ola, tsaka si Kwanon, natututo ng mga Tagalog. Eh, siyempre, pag pinagkikwentuhan din namin sila, parang mas tatawa-tawa na lang. Tinuruan mo daw mag-good morning, eh. Oh, ganyan. Basta may po, sabi ko, don't forget na po, eh, no po, sabi ko. Para magalang ka, yeah? Pero, yeah. Siyempre, yung ang matindi na nakatawa, sinabi niya sa pare. Siyempre, si Father, si Father na nagulat, ay, nagkupo, sabi ko, huwag yan, sabi ko. Don't say that, sabi ko. Pero siya, natawa na kami, tawa kami na tawa, wala na umimik sa amin nun. Ang mali na sinabi niya, pari pa. Eh, mga kalokohan namin nun. Eh, pare, wala na magawa. Alam niyang tinuro namin yun. Ubet na yung mga pare natin. Eh. Pero ito, Jake. Ito, Jake. So, okay. Ganda ng bonding. Actually, ako mismo, saksi ako doon. And... Oh, di ba, nakikita mo na kami. Minsan, pupunta pa sa ako kasama ni Sue, di ba? Oo, kasama. Matambay din ako sa Pure Gelato. Kakwento ako kayo. Nakita ko kasi mismo. And honestly, nakita ko yun nag-translate sa court. Talagang laban kayo para sa isa't isa. So, Jake, ito, 09. Second year mo na to, di ba? Biglang pasok, pinatubo, Trio. Yeah. Yung sina Calvin, si Ian, si Ronald. Si Ian saka si Ronald, kahit papano, kilala. May pangalan si Ronald sa Adamson, si Ian naggilas rin niya, nag-ano yan, nag-youth team din yan, youth yan eh. Youth basta mga under 18 na mga ganun, under 16, mga ganun na liga. Si Calvin came out of nowhere. Talagang bigla na lang dumating. Tapos tang ina parang cannonball ba. Libre rumagasasa no. So Ano yung experience mo doon na nalaban mo si Calvin nung college? Kasi iba yung Beda Bastino ni. Eh. Oo, iba nga talaga. Si Calvin naman kasi, tama ka, out of nowhere, kahit sino naman, magagani sa ganun, di ba? Bigla ka na lang musbong. Good thing sa kanya, nag-click. Okay. Yeah. Tsaka, yung aggressiveness niya, makikita mo it's nanggagaling talaga kung paano siya maglaro sa labas dati. Kung paano siya kung saan siya nanggaling, ganun na talaga siya maglaro. Mm-hmm. Which is hindi pa namin siya na-scout noon, wala pa nakakalam, sabi mo kahit sino naman noon. Yung sinatawag ko na yung bara-bara na laro niya noon, which is hindi siya napapagod noon, ang lakas ng katawan, alam mo yung ganun, tapos may angas pa. Mm-hmm. Yung angas na hindi angas yun, asar. Doon siya kumukuha eh. Pag pinansin mo kasi si Calvin na nangaasar, wala, natalo ka na kagad. Kumbaga doon siya kumukuha ng energy niya eh. Alam mo yun, parang parang ayos to, sasakyan nila ako. Doon siya laging kinaganahan. Siguro si Calvin, ganun na talaga maglaro no? Tapos naturuan pa siguro mga coach dito sa Maynila, di ba? Kahit sabi mong paminsan-minsan lang sila daw mag-practice doon eh. Sinabi sa akin nila Ian, nila Ronald yan before. Magpa-practice nga lang sila, paminsan-minsan lang, di pa daw sila mabubuo. Pero yun nga, banding nilang tatlo, di ba? Sanay sila sa mga legal labas. Mm. Mga legal labas nila, tumanggis na yung mga katawan nila, alam mo ba, ganun. Sanay na sila sa isa't isa maglaro. Tapos, hindi lang naman talaga sila nag-pair up sa amin na pinatubo trio nun eh. Kumbaga, malakas na yung core ng pinatubo trio na yon. Tapos dagdaga mo pa ng Jimbo Aquino nun. Yun ang nakakalimutan ng mga tao, yung Jimbo Aquino. Yun yung, ang sa totoo lang, yun yung pumatay sa atin nung finals. Jimbo Aquino. Grabe talaga. Shooting ko ni Jimbo nun, catch and shoot. Kahit sabi mo, mabantay mo yung tatlo, or dalawa sa tatlo. Mm. Mayroon kang kick out na ganun. Tapos magaling din yung point guard nila nun eh. Yung Rimon, si Pamboy, tsaka yung Pamboy. Isa pa, Del Rio. Mm. Actually, siguro sa tagal na nila magkakasama, diba? Number one, malaking bagay pinatubo trio kasi dun yung core nila eh. Mm. Pero yung supporting, yung isang Jimbo Aquino, nag-iisang Jimbo Aquino na shooter, diba? Grabe. Siyempre, as a bowler, as a player, makikita mo na, kung makikita mo, oh, magaling nga talaga tong player na to, diba? Hindi naman natin, nakakachamba lang yan. Ilang beses niya nang ginagawa. At saka nagpa-practice din naman araw-araw about player. Eh. Mm-hmm.
Ano ko ba? Yung malakas talaga yun. Si Calvin kasi noon talagang bara-bara eh. Alam mo, yun yung ang hirap mo siyang bantayan kasi bigla na lang sumusulpot. Ang hirap mo siyang scout kasi paiba-iba. Alam mo yun. Wild eh, no? Ito, ano eh? Sa lakas pa ng katawan. Saka, ito Jake, no? Para siya yung mga nakikita mong alamat sa ligang labas na kumbaga, ang daming mga katulad ni Calvin na hindi lang umangat sa college or high school. Pero, yun eh. Yun yung mga nakikita mo sa ligang labas na player na hindi mo alam saan ang gagaling yung lakas, yung stamina, yung taas ng lipad. Brad, like... talented talaga. Iba. Alam mo yun, parang Renz Abando bago nagkaroon ng Renz Abando. Na may maraming mga ganun eh. Mga player na magaling sa mga ligang labas, tas din hindi makapasok sa NCAA. Alam mo yung gano'n? Oh. Kumbaga, compared mo naman sila Calvin. Si Calvin, ganun din si Calvin eh. Oo. Siguro si Calvin natuto na rin din. Tsaka, sa mga sinasabi mo mga gano'n, magaling individually, magaling. Oo. Kaso, pagdating mo sa college basketball, kung na yan eh? Team na. Oo, system basketball na yan. Kailangan mong i-fit yung sarili mo sa system. Ang ginawa ta ng San Sebastian, yung system ni Calvin ang finit nila eh. Alam mo yung gano'n? Yung system ng tatlo, doon finit ng San Sebastian. So nag-click din, di ba? Tama. Ito, so yun lang yan. Kuro-kuro ko lang yun ha. Hindi ko sinasabi kasi nila. Parang gano'n na. Pero si Calvin is Calvin pa rin nung simula nung college, di ba? Makikita mo hanggang ngayon, gano'n pa rin yung laro niya. Ganun pa rin yung antics niya. Di ba? Wala nagbago. Which is good for him. Nag-work sa kanya. Oh. Yan nga lang. Sayang lang kung naalagaan pa niya yan. Tatagal pa rin siya talaga sa liga. Tsaka, di ba? Until nga ngayon, Calvin Abueva pa rin siya eh. Oh. Ito, bihira ko. Sa kasama niyang tatlo. Iba pa rin. Si malakas pa rin katawan. Even at his age. Sorry? Yeah. Ito, bihira grabe pa rin yung katawan. Okay, Paolo, go. Ay, sorry, Danny. Grabe pa rin yung katawan ni Jake, ni Calvin. Ganun pa rin, syempre. Eh, si Calvin is inborn naman yung katawan niya. Hindi naman yung katawang Pinoy sa kanya. Batak na kung sa kanya, di ba? Parang halo. Oo. Eh, syempre, na pagdating niya ng pro, na may mga program na rin. Parang nasanay na rin yung katawan niya. Ganun. Siguro natuto. Kahit pa paano naman, natuto rin naman siguro yung tao. Oo naman. Hindi rin na. Kasi nakakampi ko yan sa Alaska at sa Phoenix eh. Sa ano? NLEX? Sa NLEX pa lang eh. D-League, yung system diba? Nilang from college, ganun pa rin eh. Mm. Pupunta sila sa ensayo kailan nila gusto. Which is, kung laro naman, asaan mo? Oo. Eh, tatanggi ka pa ba, di ba? Instant poison, instant katulong. Ganun din. So, ganun sila na sana eh. Pag-uusapan niyo pa ni Calvin ngayon yung history niyo nung college. Ngayon sa PBA na kayo. Oo naman, lalo na ka-teammate namin nun. Kansyawan pa rin. Yun yung maganda ngayon. Magkakalabang kami nun sa court talagang pagbalya kami, patahan kami, sikuhan dito. Sige. Pero pagdating off the court na, wala na yun. Siya sinasabi niya, yun yung panlaban niya sa amin, nakaisa kami sa inyo. Yun yung pinakamasakit niya sa amin. Yung sasabihin niya, usapan champion dito kayo ka, gano'n, yung mga walang champion, alis-alis muna rito sa usapan, gano'n lang kami sa PBA, alam mo yung gano'n, champion ng college, ganito, gano'n, tapos kami naman, nakailang champion ka sa college, mga gano'n yung tanong namin, gano'n, isa, may sasagot sa teammate namin, isa, dalawa, gano'n pala, sa amin kasi apat lang, hanggang lima lang ba, gano'n, yung gano'ng usapan, sige, hanggang lima lang ba sa college, sige, apat, gano'n, tatlo, gano'n. Pero sa pangko na may, pero nakaisa ako sa inyo. Yun din, pangasar din niya sa amin. So, hanggang kasi ngayon, iba kasi yung college basketball eh. Pagdating mo ng pro, kahit gano'ng kakagaling, kahit gano'ng ka superstar, pag binalikan mo yung college, iba pa rin yung kansawan ng college days. Kasi ito, bihira ko tumatanong sa isang Red Lion. Ano ang mas gusto mong kalaban? San Sebastian o Letran? Uy, yun na. Mahirap nga yun. Kasi, rival talaga natin ng Letran. Ever since.
Rival talaga natin. Sabi nga nila ngayon, matalo na sa lahat, wag lang sa letran. Pero ikaw, you had this rare opportunity na... Sa batch namin. Oh, sa batch. Sa playing year namin. Which is, mas gusto ko ng kalaban ang letran compared sa San Sebastian. Hindi sa kaya naming talunin letran or kaya kaming talunin ng San Sebastian or kaya kaming talunin ng letran. Kasi ang letran kasi, system yan eh. System basketball yan eh. Alam mo yan? So, mas madali naming tapatan ang system basketball kay compared sa bara-bara basketball nila Calvin that time. Kasi ng letran na yon, pwede mo silang scout through videos eh sa mga games nila. Oh. Di ba? Compared sa San Sebastian, scout mo, isa iba yung ginagawa nila this game, iba na naman sa next game. Mahirap eh. Mas gusto ko kalaban letran. Although, physicality, mas maraming physical sa letran kumpara sa San Sebastian, ha? Naniniwala ka doon. Mas mahirap kalaban ang letran. Kasi mas maraming physical sa letran. Tsaka, systematic basketball sila. Para sa akin, letran. Mas gusto kong kalaban letran. Kumbaga sa San Sebastian, eh. Tsaka, mas masa-challenge ka nun, eh. Alam mo yung bakit? Makikita mo sa in-game adjustment. Di ba? Kumbaga, mas lalo nung game 3 namin nata, no? Nung kwan pa. Bago yung last year ko, yung letran kalaban natin. 2012? Oo, ata. 2012 natin. Oo, 2012. Mm-hmm. Nag-game 3 pa yun, di ba? Galing eh. Kumbaga, either or, pwedeng manalo lang talaga eh. So, mas manalo against letran para sa'yo? Letran pa rin? Oo. Letran pa rin. Kasi number one, yung base ng letran, mas malaki. Mm-hmm. Alam mo yung history ng letran. Natin against sa San Sebastian. San Sebastian, San Sebastian. They build their culture, they build their school sa basketball, di ba? Pero pag sinabi mong letran kasi, 60s, 70s pa yan. 80s pa lang, di ba? 80s pa lang yan. 90s. O sabi natin, 90s pa lang yan. Sila na yung Romaratiada, tapos tayo nun. Parang ang sarap balikan yung panahon na yun. Kumbaga, ang sarap yung sumbat na that year, it's yours. Pero this year, this era sa amin. Yun. Kumbaga, yun. So. Di, saka Jake, ang pansin ko rin doon, noong time na yun, well, hanggang ngayon naman, pag kalaban mo letran, hindi lang yung team yung kalaban mo, yung crowd kalaban mo. Yun nga maganda maglaro sa college. Yun yung nakakamiss. Yun yung... Hindi, yun yung dapat chine-cherish ng mga collegiate basketball ngayon. Never once na makakita mo sa likod ng bench na pure red, pure blue, pure yellow, or what colors ng school nyo na nakasuporta sa inyo. Especially sa atin, yung sea of red, di ba? Never mo na ma-experience yung ganun. Unless tayo maglaro ka sa Gilas. Or Hinebra. Yun yung pinada best na maglaro sa Philippine basketball, school legit basketball. So, nasanay ka na sa crowd ng Hinebra pag kalaban mo Hinebra? Yun nga, red eh, di ba? Kumbaga, normal na yun sa'yo. Kumbaga, at least, kumbaga, ang problema sa amin ngayon, pabaliktad na kami ng binubuho. Alam mo yung ganyan? Red. Bilat na talaga kami noon. Imbis na kami pero na biglang bilat na kami naman. Which is masaya naman. Kumbaga, hindi naman sa pagmamayabang, magyabang na rin ako, di ba? Hmm. Ganun pala yung feeling ng mga nakakalaban natin nung college. Ang sarap nila, ang sarap sa feeling na talunin tayo. Di ba? Hmm. Kasi pag once na yung Hinebra nga, pag tinalo mo, parang laking bagay eh. Mas lalo pag maraming crowd. Hmm. Kaya, ang sarap ng feeling. Imagine mo tayo, laki-laki ng crowd natin, tapos matatalo tayo na ng ganun-ganun lang, di ba? Anong mapipil natin? Bukod sa last year mo, ano ang pinaka-memorable NCAA experience mo? Bukod dun sa last championship mo. Mamaya na... 2010. Bakit? 18 series. Yun yung rarang ko, 2010, 2008, tapos 11 and 12. Last na yung last year ko eh. Hmm. Na, ang dapat number one ko yung 2008 kasi first NCAA appearance ko yun eh. Pero mas
Matatanda ko yung 2010. Mas yun yung may papa, kumbaga yun yung top 1 ko 2010 na batch, 2010 na yun, CA. Kasi number 1, na-sweep namin yun. Number 2, galing kami talo. Alam mo yung gano'n? Kumbaga bawal, kumbaga masama nang matalo that year eh. Kumbaga kahit sa eliminations ka matalo, kahit either team, kahit sinong team matalo sa'yo, mararamdaman mo yung talo mo ng finals. That last year, kumbaga yan. Saka iba yung drive namin that year eh. Kumbaga payback time, kumbaga bawal na magkamali, dapat tayo, lahat tayo mag-grow, lahat tayo, lalaban tayo ng as a group, as a team. Wala na tayong pakialam sa individual awards, wala na tayong pakialam sa stats, as long as na manalo tayo. Dapat third quarter pa lang, alam na natin panalo na tayo. Yung ganung feeling na third quarter pa lang, alam mo na panalo na kayo. Kasi pagdating ng fourth quarter, magbaboyahan na kami niyan eh. Kasi tambak na ng 18, 20, di ba? May mga ganung teams na nakakalaban tayo na school eh. Third quarter pa lang, lamang na tayong 30, alam mo yung mga ganun. Oh, sa kahit anong mangyari, kaya mong talunin kahit third group yung panlaban mo. Unless yung mga big teams talaga na makakalaro mo. So, to Charay, that year kasi, sorry, that year, yun yung sinasabi ko na ang walang tapon. Yung strong 15 yung lineup mo. Mm-hmm. Until sa dulo nun, hanggang sa third group. Kumbaga, laban yun. Yun. This, saka Jake, sa totoo lang, yung 2010 team na yun, yun yung nag-set ng standard na kung ano yung San Beda ngayon. Kung ano yung expectation sa San Beda. Na dapat champion, na dapat dominante. Yun yung nagsimula nun eh, para sa akin. Eh. Yung dominante talaga, yun talaga. Pero, yung team na kasi yun, malakas yung kan eh. Kumbaga yung ego namin, yung kumbaga yung determination namin that year. Kasi nga galing talo, parang yung pagkatalo namin, ang sama. Ang sama kasi alam mong kaya mong talunin yung San Sebastian nun na kan, di ba? Siya pang forfeit yun. Yeah. Yun yung pinakamasakit. Kasi pang forfeit na kagaling yung tripit. Tapos bigla yung babagsak. Kung baka nasa taas, pinakataas na kayo, bigla yung babagsak. Yun yung pinakamasakit nun. Pero ito, Jake. Sige, go. Sige, go. Kasi Jake ngayon, nga, naka-ano ka na, nakapag-college, na sa college mo. Ang gusto ko sana tanongin sa'yo, kung halimbawa, may kakausapin ka ngayong recruit ng San Beda, ano yung sasabihin mo about being a Red Lion? Bakit siya dapat mag-San Beda? Kung ikaw. Number one is the school. Yung school kasi, connection mo na yan eh. Sa San Beda yan eh. Standard ng school, di ba? Number two, yung program. Yung program talaga, number one. Number two yan. Yung program talaga titignan mo, paano ka mag-grow sa isang team. Paano mag-develop ang isang team, paano yung program ng isang school, paano yung program na, paano ka magagamit, paano ka mag-grow, alam mo yun. Kasi yung program ng San Beda, iba eh. Saan ka nakakita? Every year, gumagastos ang school ng kan. Kung sa training pa lang, di ba? Tapos, number two, sinasabi mo na standard. Iba na yung standard ng San Beda ngayon eh. Pag pinasok ng San Beda, pag once na nag-red line shift, ni-recruit ka, malaking bagay na yun. Pag ni-recruit ka ng San Beda, malaking bagay na yun. It means, nakitaan ka ng potential. Potential na gagawin ka nilang magaling. Gagawin ka na mag-grow ka sa team na to. Hindi lang dadaling ka namin dito para may magaling din kami player. Parang ganun ba? Kasi kailangan namin ng malalagas, magaling na player. Ang maganda kasi sa atin, yung mga player natin, nade-develop natin. Yun din ang kagandahan natin eh. Kagandahan ng programa San Beda. In our time naman na ganun. Hindi naman magaling na kami kaagad before eh. Siguro may mga talented kami doon. Kasi, pero through the years, magkakasama kami, doon kami, sabay-sabay kami, nag-grow as a team. So, pagdating ng professional career namin, hindi kami ilang na mag-adjust sa bawat team na mapuntahan namin. Imagine mo, lahat, pansinin nyo lang ha, lahat na ng San Beda ng galing that era, kahit saang team mo sila ilagay,
nakaka-con sila, nakaka-produce, nakaka-adjust, nakaka kumbaga nagtatagal sila sa team na ganun. Kasi yung turo sa amin noon, fit sa team. Magi-fit ka sa team, hindi yung team makikipag-fit sa iyo. Tama. Yun yung ano sa amin noon eh. Tsaka iba yung era ng Red Lions nyo. Na parang tipong ako kinakabahan ako noon pag less than 15 points yung lamang ng Red Lion. Sabi ko, uy, parang may mali sa performance. Kasi parang, yun ang standard eh. 15 points lagi yung lamang ng Red Lions. Lalo pag third quarter. Lalo pag paglabas yun ng halftime. Tatambakan nyo eh. Tapos, ako ba? Nakita ko na kaya magbasag ng whiteboard si Coach Frankie dahil mas mababa sa 20 yung lamang. Yun nga. Yung makikita mo yung mga ganong kung baka siniset nga namin siniset ng mga coaches yung standard sa amin na dapat either lamang tayo ng ito, we play our A game pa rin. Kahit yung lolo yung kalaban mo, kung anong lalaro pagdating sa court, walang kuhan. Kung baka hanggang matapos yung time, laban pa rin. Huwag ka na mag pa-showboat, huwag ka na mag yung petix-petix, di ba? Kasi sa amin kasi sa time namin na yun, pag once na pinasok ka, every minute, kung na yun, i-cherish mo eh. Kasi mamaya-maya, may papalit na naman sa'yo eh. Mag-guard ka na all the way ka na. Kung gusto mong magtagal sa court. Pag nakita kasi nila coach na lamya-lamya, alam mo yung gano'n, kumbaga wala, palit ka agad. Meron at meron sa likod mo na nakaabang sa'yo na, kumbaga dapat, 100% laro mo parang at tambak na yung kalaban, di ba? Pero ito, as we start to close yung ano mo, yung career mo sa San Beda. Syempre hindi natin pwede pag-usapan. Hindi pwede pag-usapan yung ingay nangyari na nagkaroon ng kaguluhan sa San Beda na ang kinatapusan na-suspend kayo, isa ka na doon. Pati hindi na nakabalik si Coach Frankie ng Red Lions. So, ano yung natatandaan mo doon sa nangyaring yun? Tapos, ano yung naging pakiramdam mo? At totoo bang walang ginawa si Kyle? Sorry? At totoo bang walang ginawa si Kyle daw? Yun yung sabi niya sa episode namin eh. Nanood lang daw siya. Tapos na-suspend siya. Actually, marami nang walang nakinood. Marami rin nakinood nun. Kasi, syempre, may commotion. Oh. As isang tao, syempre pag may commotion, talapit ka doon, walang nangyayari, di ba? Mag-show-show ka, makikibalita ko, meron doon, syempre. Gaya ko, galing nga nasa Pergilato lang kami, kumakain kami doon, tapos bigla nagkagulo na doon. So, ola, nagsumbog, meron ganito, may ganito, ganyan, sabi yung ganun. Ako, hindi ko naintindihan siya na sabi. Naintindihan ko doon ng mga kwento nila after the TV. Di syempre, pagod kami, nagkumakain kami sa Pure, tapos bigla si Ola, parang may kausap, may ganyan-ganyan. So, tumayo sila. At si Dave tumayo. Saan? Sabi tinuro niya. Siyempre, sumunod na rin ako. Parang mga volleyball player na kan. Pwede ko yung kwento yun. Basta, pagka tumayo lang kami, punta kami doon. So, parang ngayon, nagkakagulo na pala. Yan ang naharap namin, mga volleyball player. Tapos, nung kausap na yung mga volleyball player, may nakalambitin na. may nakapumapalag-palag na gano'n. At least, so, siyempre, ilipat na natin yung nangyari kasi pala. Kito sa volleyball ko, wala na yun. So, nagkaka-motion na, nagka-usap-usap na pala yung coach. So, siyempre kami, sumunod kami doon. So, may nangyari ng kaguluhan, tulakan, gano'n. Tapos, murahan, sigawan, gano'n. Siyempre, nga po, pasok naman, papasok doon sa court. Pumasok na rin kami sa court. Tapos yun naman, nagpang-abot na yung dalawang coaches. Nangyari naman kasi, syempre, dala na rin siguro ng init sa salita ng bawat coaches. Wala namang kwan eh. Sila lang naman dalawa. Actually, nadami lang lahat ng player na pumasok. Kasi pumasok daw kami sa, yun ang sabi sa amin. Sa court. Kumbaga, yun yung violation namin. O kaya kami na-suspend ng one game each noon. Kung tutusin ko talagang may intention kaming manakit talaga noon. Sa palagay mo makakarting pa yung coach doon sa loob ng court, sa labas pa lang yung nag-uusap na, di ba? Kung may intention kami manakit ha, sa mga player or kung may intention si Coach Frank kinasaktan talaga yon, doon pa lang, huwag mo na ilalagay doon sa loob ng court. Di na makakarting yun, totoo lang. Para sabi yun, mo, yung sorry. Sabi sa labas pa lang, di ba? Sabi ko kay Kyle, makita ko pa lang kayo, ikaw,
Kayong dalawa lang ni Dave. Pare, tatakbo na ako eh. Laki nyo eh. Yun na nga eh. Sabi namin, talagang well, lang. Kumbaga kami, nag-ekosyosyo lang talaga kami. Doon na, bakit? Anong nangyari kaya rito? Tapos, nag-uusap na sila Coach Frankie tsaka yung Coach Gurev. Siguro, kung kami, kung susugurin namin sila, ba't naman namin susugurin yung coach? Eh, di na-suspend kami. Hindi, as a student, as ako, di ba? Matanda yun eh. Ba't namin sa, paano namin sasasaktan? So, mabalik tayo sa dalawang coach. Kung susugurin din ni Coach Frankie yun, doon pa lang, bibigyan niya na. Kung talagang, kung intention ni Coach Frankie na, bibigyan niya si coach Gurev ng volleyball, Gurev. So, siguro, sa altercation nila, sa pag-uusap nila, hindi sila nagkaintindihan. So, habang naglalakad sila papasok, doon na nagpang-abot. Doon yung nangyari ngayon. Eh kung si Tas sinasabi sa amin ng NCA, sinugod daw namin yung coach na gusto daw namin siyang saktan. So, palagay mo, pag gusto namin siyang saktan, doon pa lang sa labas, may nangyari na, di ba? Hindi, saka Jake, kung gusto niya saktan, hindi lang ganun yung mangyari dun. Oh, honestly. Si Coach Frankie lang talaga. Talagang dalawa sila lang coach talaga yung nag-away talaga. No, na hindi natin alam kung kadahilanan kung bakit sila nagpang-abot ng ganun. Sila lang dalawa nakakalam nun. Kami yung mga player that time, syempre, nag-away na yung dalawa. Pag dinumog namin yung pag sinaktan namin, kawawa talaga yun, di ba? No, totoo. Syempre. Okay, pero huwag ka na makialam sa away ng may away. Panando ka lang. Oo. Sayang nga lang that year na nangyari yun, di ba? Kung tuloy-tuloy lang din siguro yun. Hindi lang natin yun masabi. Oh. Grabe yung dynasty nun, ano, Jake. With all due respect din naman sa mga naging coaches ng San Beda, yung culture din kasi ng Coach Frankie era na Red Lions. Iba rin kasi yung standard na set doon. Siguro, ang positive na lang na nangyari doon sa sitwasyon na yon, nangyari yung Super 6. Oh, yung Super 6. Yun na lang. Oh, yun nga. Siguro, blessing in disguise na rin. Nangyari yung mga ganung event na lahat mangyari. Alam mo yun? Yun yung kagandahan. Yeah, lahat naman nangyari sa akin for a reason siguro. Kaya, pero hindi, kumbaga yung what if natin, tapos na yun eh. What if, mga what if. Pero, eto Jake, to okay, ano na. Tapos kaya San Beda. Pero wait lang. Speaking of Super 6, ano yung mindset mo nun? Anong ginawa mo nung araw nung laban na yun? Nung Super 6? Actually, nasa dorm lang kami nun eh. Nanunod lang kami, no? Parang sana matawid nito mga to, ganun lang. Matawid lang para hindi lang na, parang hindi naman kayaya tayo San Beda yun. Which is, nangyari yung Super 6 na yun, di ba? Ang expectation lang namin, to be honest, na matawid lang yung laro na yun, okay na, whatever happened sa game na yun, kakalimutan namin. Pero superb yung ginawa nung one. Hindi kakagulo kayo sa dorm. Oo naman, pati yung double dick, nababaliktad na yun, kakasigaw nun eh. Tapos may hero welcome pa kami doon sa dorm dati. Alin mo kung kanino? Kanino? Kay Bunsubre. Hari si Bunsubre sa amin. Ano, di ba? Talo kasi ano nangyari kay Bunsubre noon that time? Kailang hindi naka-score. Anong stat niya? Ha? Kailang hindi naka-score. Tsaka, foul out pa siya, di ba? Foul out pa. Dahil sa closeness namin, siya lang binikongrats namin sa dorm noon, si Gawan. Ito yung record namin, gano'n namin noon. Pero, it is, hanggang ngayon, gumawa sila ng pangalan. Yan din nakatulong din sa karir nila. Nakagawa sila ng pangalan nila. Which is Super 6. Yung nagawa nilang impossible, pero ang balik sa nila, which is nakilala sila. Ano mo yun? Sabi nga daw ni Gio, kasi naging ka-teammate daw ni Kyle, si Gio. Sabi niya, hanggang ngayon daw, kinaiinisan pa rin daw ni Gio. Di niya pinag-uusapan wala, yung alon yung talong yun. Ganda na ano nila. Inis na inis pa rin doon, di niya matanggap na natalo sila doon, na nangyari yun, na natalo sila. Hindi natin din alam. Hindi ko na rin matandaan yung game na yun. Natatandaan ko lang talaga paano kami magulo sa dorm noon eh. Paano kami magsigawan, paano kami mag... Tapos pagdating sa dorm, alam mo yung masaya lahat.
Kumbaga na-set yung kumbaga yung bad vibes nung bago mag-start yung conference, yung season. Naging masaya. Kumbaga na-flip yung nga, di ba? Nagawa nga ng ali, ba't di natin magawa ang buo? Parang gano'n. Ito, before kayo pumunta sa professional, gusto mo muna itanong, kasi ito memorable sa akin tong season na to eh. Kasi ito yung first time talagang every game pinapanood ko kayo sa San Juan Arena. Hmm. During that season, if I remember correct, hindi natin matalo ang Baste. It was hard for Baste. Tapos, it was a triangle eh. Tapos, ito, yung Letran naman. Letran, hindi, lagi tayo nanalo sa Letran, at Baste, hindi matalo ang Letran. Oo. Ngayon, nung nag-finals, Letran na yung kalaban. Ano ang feeling mo nung that moment na lumuhod ka? Alam ko na sa bench ka nun eh. Lumuhod ka sa bench. Tapos, naramdam mo na, mananalo ka na. Ikaw yung King Lion that time. Tapos, to cap off your captain ball year, champion ka. How did it feel? Yeah, number one kasi nun, siyempre nilabas ako ni Coach Kanan eh, ni Coach Ronnie. Tinanong pa niya ako ni Coach Ronnie kung gusto ko pa daw bumalik para final buzzer. Kami ni Andrew, nasa loob. Pero sabi ko, no, okay na Coach, panalo na tayo. That's the importante yung manalo lang tayo para makalaro rin yung iba. So pinasok niya na yung natural, pinasok niya yung mga best player, mga ganun, di ba? So nung calculated na namin mananalo kami, parang napaload na lang ako na parang finally, parang this is my final year, this is my final game as a collegiate basketball. I walk out as a champion. Yung feeling na yun, tapos, bago pa mangyari, mag-start that season, yung mga dami pang nangyayari, which is started with the brawl, with the coaches, di ba? Tapos, ang season, suspended, tapos yung Super 6, tapos marami pang nangyayari na yung ganun, tapos nag-game 1, game 2, game 3 yung finals, nag-game 3 pa yung finals, di ba? Tapos sabi mo, yung triangle na yung teams, di natin matalo, yung isang teams, di umiikot lang. So, siguro naswertehan lang din natin na nanalo rin ang Letran against San Sebastian that time. Kasi pagka nanalo San Sebastian against Letran, siguro mag-iiba yung playing style namin kasi alam namin na hindi namin tinalo yung San Sebastian. So, yung nanalo ang Letran, malaki na yung kumpiyansa na namin na kaya natin to talunin kasi tinalo na natin sila ng elimination San 2. So, way back dyan sa Chapinas yan, kaya napalood ako, yun na yung naramdaman ko na nagtitank the Lord na natapos ko itong college career ko, na college basketball career ko na champion. Tapos, kumbaga, eto na yung last na to. Kumbaga, i-cherish ko na itong moment na to. Kumbaga, ganun. Kumbaga, yun ba paborito mo ano? Yun ba yung paborito mong Menjola party? Hindi rin. Hindi rin eh. Mas maganda pa rin yung mga sinaunang Menjola party. Mga 08, gano'n, di ba? Mga 08, 2010, mga gano'n eh. Kasi pero 2010 may ano yung may bumbero? Ay, hindi. Uh-oh. 11? Hindi, 11 na. 10 ata. Basta. Hindi ko na matandang kung ano mga year-year. Basta alam ko pag labas mo ng San Beda, umikot ka sa mga sasakyan doon. Pagbalik mo ng campus, lasing ka na pag gano'n eh. Kasi lahat yun, dadaanan mo siya. Shot ka, picture, shot, ganyan. Kaya tanong nga mo, lahat nagsasaya eh. Matanda, estudyante, alumni. Alam mo yung mga, marami kang mga kilalang bagong mga kaibigan, mga ganun ba. Tapos mga connection, mga... Tapos lahat masaya eh. Alam mo yon, yung isa lang yung pinag-uusapan nyo. Sarap. Hindi ko alam kung matandaan mo pa, pero anong ginawa nyo nung game 3 na yon? Bakit hindi nakascore ng malaki ang Letran? If I remember correct, that was a low-scoring game. Parang 30 lang yata sila. Anong ginawa nyo? Natatandaan ko yun, nagkuhang kami. Hindi kami sa dorm natulog noon eh. Pinag-hotel kami nila coach na kumbaga nag-request sila na hotel para focus daw kami. Tapos ang ginawa ni Coach Ronnie noon, out of basketball. Konti lang yung basketball namin ginawa noon. Practice lang, tapos wala na, labas tayo. Nanood kami ng sine noon. Hindi ko matandaan kung saan eh. Basta nanood kami ng sine yata dyan sa Gateway. Basta, hindi ko alam kung anong hotel yung nagkuhan kami noon eh. Nag-check-in kami ng hotel, buong team yon. Doon kami pinatulog para
focus kami sa following day. Basketball lang namin nun, konti lang. Minimal. Kumbaga, inalis kami sa basketball para mawala yung pressure namin. Yun yung tactic ni Coach Ronnie, no? Kasi masyado na kaming intense, masyado na kaming yung daming iniisip. Kasi game 3, syempre, nakakaba na naman yun, di ba? Sa player, nakakainin. So, ginawa niya, parang nag-mini team building kami. Kwentuhan lang kami sa hotel, kain, tapos nanood kami ng sine. Yan yung natatanda ko, nanood kami ng sine. Tapos, pagdating ng game day, magaan. Pinag-uusapan namin hindi yung game. Yung sine yung pinanood namin, parang gano'n. Kasi kung di nagkakamali, agro ba yun? Agro or agro na moving. Hindi sa basketball. Oh. About sa mga CIA, mga gano'n, sa mga... Argo. Argo, yun, Argo. About sa mga CIA, yung nag-build sila ng fake movie para ako, di ba? Yun, parang puro life lang pag-usapan namin. Hindi na, nawala kami sa pressure ng kwento ano anong gagawin natin sa game 3, paano gagawin ko. Which is nakatulong na naging maganda yung flow ng basketball namin. Kasi basketball lang yan, sabi ko sa Ronnie. Kumbaga ginagawa natin araw-araw yan. So, laro. Pagdating ng game day, laro na tayo, basketball na tayo. Win or lose, gawin lang natin yung mga kaya natin. Ganun. Which is, ang ganda ng defense namin, ganda ng rotation namin noon, ang ganda ng mga ball movement namin noon. Grabe, check sila Kevin eh. Ganda nung game na yun. Anyway, so, okay. Ito na, magpo-pro. Pro na. Mabilis lang natin itong ano na to kasi yung gusto ko malaman talaga ano yung mindset mo. Kasi hindi ka agad nagpa-draft, di ba? Oo. Nag-Gilas Cadet ka eh. Gilas Cadet. Kasi that last year ko kasi sa San Beda naglalaro na rin ako sa PBA D-League noon which is NLEX din. So, yun nga, may opportunity na magpa-draft na ako that year, di ba? After ng NCAA season na yon. So, ako naman, parang hindi pa ako, kung baka may opportunity pa na makapaglaro ng Philippine team. Eh, siyempre, kahit sino naman, may offer kang maglaro sa national team, di ba? Nag-start kasi yan nung, kaya tawag nito, naglaro kami ng SEA Games, which is all college. Noong 2011. So the following year, pwede na ako magpa-draft, pwede na ako. Tapos the 2000, yung piniprepare noon, SEA Games pa lang. Eh, nagpiprepare na sila ng lalaban sa Southeast Asia ata yun. Yung, hindi, Southeast Asia, SEA Games nga pala yun. Yung pinapara yung 2014 na Asian game, parang gano'n. So, naghanap sila mga player. Ng mga. So, inopera na ako. Huwag ka muna magpa-drop. Mag-Gilas Cadets ka muna, may program na ginagawa. Sabi ko. So, paano Gilas Cadets? So, nag-negotiation, ganito, ganyan. Explain. Habang nag-PBD-league ka muna, magigilas ka pa rin. So, bali, dalawa nilalaro mo. Pag may call ang Gilas, lalaro kayo, sabi ko. Eh, siyempre, Gilas yun eh. Diba? Philippine team yun, kahit sino naman. Ang dalawa-dalawang isip, sige, pirma na ako dyan. Di muna po na magpa-drop. 2 years, sige, pirma tayo. Parang yun. Do, nag-Gilas Cadets muna ako. Hindi muna ako nagpa-drop. Which is, yung mga drafting ng 12-13, malalakas din eh. Mga puro mga big man. Pagdating ng 2014, may offer na naman ang Gilas na another extension. Ang kumuha lang nun si Gabo. Pero kami nila Kevin, nagpa-draft na kami nila Ronald. Kasi iniisip ko rin nun, medyo matanda na rin ako that time eh. Kung baka mag-isang taon pa ako, baka puro mga bata na makasabay ko, mahirapan na umangat sa drafting, sa draft class na, sa draft place, na mga ganun. So sabi ko, pa-draft na lang po ako, sabi ko. Eh, pumayag naman ang ganun. Ang kagandaan nun, no hard feelings sa MVP groups. Kung baka, wala na break na, pinakausapan ako before na mag-stay, pumayag ako. Nung pinakausapan ko sila na pwede na po ba ako magpa-drop? Gusto mo na ba? Sabi yung tanong ko. Oh, pinayagan nila ako. So, until now, kumbaga yung band pa rin sa band, respect pa rin namin sa isa't isa. Ando pa rin. Kumbaga,
kahit na anytime, pwede pa rin ako bumalik sa MVP group, pwede pa rin kahit anong team. Gaya ngayon, lumikot na ako sa PBA, balik ako sa MVP group ulit, di ba? Which is nakatulong din sa akin yan, nakadevelop mo ako. Mga, kumbaga, experience, maganda. Anong pakiramdam na nagsimula ka, na yung bahay mo, tapat ng basketball court, tapos dumaan ka sa PCU, di mo alam paano pumunta ka Ateneo, nag-San Beda ka, nag-champion ka, tapos nung after mo ng San Beda, nasuot mo yung Philippine jersey bilang isang Gilas Cadet. Anong imagine mo ba yun? Yun nga, yung pagka iniisip yung mga nangyari sa akin yun, before pa mangyari nun, yung mga siguro mag-PBA, talaga dream of yun, yung naging bonus na lang sa akin yung makasuot ako na mag-represent ako ng Philippine jersey sa international event pa, di ba? Kumbaga, ang laking blessing na rin sa akin yun, tsaka laging tulong din sa career ko yun. Kumbaga, kahit sino naman eh, kumbaga naging pride ka na nga lang ng lugar niyo, naging pride ka, tapos naging member ka pa ng Philippine team. Kasi, sa totoo lang, marami pa na mas deserving sa akin that time na mapunta sa lineup. Pero, ako, kumbaga, winner ko rin talaga yung way ko para makuha dyan. Para makuha ko yung spot ko doon. Kasi, may pool yan eh. 23 pool ako hindi ako nagpapamali. 20 or mga 18 players pool. So, kailangan mong practice doon. Kailangan mong fun. So, ang naging advantage ko, never ako nag-absent sa practice. Lahat ng practice, duwarteng umaga, pagkwentuhan. Tapos, lahat ng practice, never ako nag-miss. May mga magaling na pupunta lang sa practice kung kailan sila libre. So, yung mga coaches, nilalaman ko yan. So, nung final submission ng team, kasama ako. Sabi, syempre, tuwan-tuwa naman ako. Tapos dami nang nagsasabi, ba't si ibang team, ibang player na ganito, hindi nasama. Hindi kasi nila nakikita yung pagpa-practice namin kung paano kami mag-practice, paano sila umatin ng practice, mga ganun ba. Diba? And that time pa naman, marami pang mas magaling na college players sa akin noon. Ako, aminado naman ako eh. Kumbaga, ako naman, magaling lang ako sa role ko sa team. Kaya siguro ako tumagal sa kaya ako pa. Yun lang. Anong pakiramdam nung inuwi mo yung jersey na Pilipinas tapos may Pascual sa likod sa pamilya mo sa Tarlac? Yun nga, naging siyempre, very proud sila sa akin. Tapos, pinaframe nila kaagad yung jersey, unang-unang jersey ko. Nakaframe pa rin yun. Memorable na Pilipinas. Tapos, siyempre, nakatulong din sa buong family ko kahit na sa lugar namin. Uy, sa inyo ba yung nga, may pakunting heroes welcome pa nun na congratulations. Kumbaga, dati may nakita lang ko tarpulin ng congratulations. Engineer ganito, congratulations. Doctor sa passing exam, mga ganyan. And then, for making, representing our country for international sporting event, mga ganun. Kumbaga, nakilala na rin talaga. Kumbaga, nasulat na rin sa akin, di ba? Para sa mga taga, sa mga Manila people dito, ang tarpaulin sa probinsya na binabati ka, iba yon para sa laking probinsya. Iba so, yung sobrang yung malaking bagay na yun. Kumbaga, sobrang laking bagay. Sobrang na-appreciate ka na yun. At saka nakalagay sa tapat ng munisipyo nyo. Alam mo yung gano'n. Iba yun. Kasi sabi mo na pag dito, madali lang yung print ka lang, ganyan-ganyan. Pero yung effort nilang gawang ka ng gano'n, alam mo yun. Parang ina-acknowledge nila na tagal na yung achievement mo as a person, as a athlete, na-acknowledge ng buong bayan niyo, kumbaga ganyan. Hindi lang sa family mo, kumbaga bakit nga, kumbaga, naging proud din sila, kumbaga. Saka, Jake, kasi ako yung unang, unang player na sa bayan namin, sa totoo lang, naratugtong ng national team tsaka sa PBA. Kaya, sa bayan mismo lang namin, ha? Masarap sa feeling sa na nakita mo sa TV, Jake Pascual, Tarlac City sa baba, di ba? Parang, kumbaga, Ramos, from Ramos, Tarlac. May nakalagay yung bayan daw yan. Yung Tarlac kasi marami, pero yung bayan namin na Ramos, kasi sa malalaki, mga paniki, mga ganun, mga Tarlac-Tarlac, marami mga player talaga, mga nag-PBA na, ganun. So, yung Ramos Tarlac, ako pa lang. Tapos, sumunod lang si, ang isang magaling na, kung nagaling sa amin, si Matthew Wright. Taga sa amin yun eh. Kaso lumaki lang siya sa ibang bansa. Pero, nakilala ko na yung family nila.
na eh pala pares kayo mestizo. Nakabol. Yeah. Saka siya sa States lumaki. Ako sa Ramos, sa Tarlac ko lumaki. Kaya naarawan lang ako masyado. Sa kanila, snow. Kami naaraw eh. Mainit. Mainit sa Tarlac. Oh, mainit sa Norte. Mainit dun eh. Pero pag sa kanina, ganun lang. So, naging happy naman yung, naging ko naman yung Philippine jersey ko na yun. Kumbaga, memorable. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin yun kasi, kumbaga, iba-iba yun eh. Iba. Iba yun. Pag-ingat ka kay Lex Vigo, ah. Si Lex Vigo na nakongolekta ng jersey yung taga San Beda. Ingat ka dun, pare. Baka biglang mawala na yung jersey na yun sa'yo. Ganito siya kalala. Ganito siya kalala, Jake. Meron siyang Benji Paras national team jersey. Collector. Legit yun? Oh. Legit yun. Ayos ah. Meron siya. Saka Jake, meron siyang Sam Ekwe. May Sam Ekwe siya. May Al Jamal. Uchak, may collection? May legit. Legit lahat. Yung talagang ano niya. Hobby niya, yung mangolekta ng jersey. May, pinakita niya talaga sa akin lahat. May Mike Cortez siya na jersey. Na Lasal. Ayos yun, no? Siguro may mga kwan na yun. Kumbaga, mga bagay na gano'n. Kumbaga, memorabilia na yun eh. Pero ikaw, wag mo pakawalan yun sa'yo, ha? Lalo na kay Lex. Jake, may pinakita niya kay, ano, hindi, ewan ko, kiningi niya yung pinakita niya. Basta na, Yuri Escueta, meron siya Ateneo. Actually, kasi ako, lahat ng memorable jersey ko, naka-frame. Hmm. Pre-name ko na talaga kayo para wala nang takas na wala na eh, ubos na eh. Pero yung isa, naka-frame lang na ganyan. Siyempre, pre-name mo yung ano, Nike. Oo? Yung? Nike. Yung Nike. San Beda. Yung jersey na San Beda na Nike. Oo. Yung pinakamaganda. Saka yung number one yung rookie year ko, San Beda, naka-frame din yan. Yung alam mo yung retro na jersey na yung parang butas-butas pa. Oh. Yung tahi pa talaga yung San Beda na malaking nakalagay dito sa San Beda tapos yung red yung, na butas yung parang axel. Oh, yung parang yung parang axel. Tapos makapal yung dito niya saka yung dito sa lining niya. So, ayun Jake. Ngayon, syempre you've gone through a lot of teams. Dumaan ka na sa Barako Bulls. 8th pick ka the first round of the 2014 draft. Nga, looking at the draft, sobrang lalim din nun. Pero, yun nga, nag-progress ka sa career mo and now, full circle moment, Jake. Ngayon, bumalik ka sa isang team na puro bidista at yung college coach mo pa. Ano yung pakiramdam nun na teammate mo si Baser, teammate mo si Dave ulit, di ba? Tapos may, si Bolik, naging teammate mo ngayon. Si Bolik. Yung nga eh, kapag halo-halo na kami dun eh. O ba, nakakatuwang isipin nga lang eh. Di ba? Kung isipin mo, parang paano nangyari yun? Baga, siguro, yung way ng universe, parang ginawa niya talaga yung paraan para magkita-kita kami ulit. Alam mo yun? Kung baga, for how many years na nakalipas na from our college days, di ba? Dito-dito kami na kikita-kita ulit na magkakasama. Siyempre, nakaka-proud din bawat isa sa amin na makatrabaho pa rin yung mga kasama namin ng college, di ba? Tsaka, parang pag nung nagkasama-sama na kami, yung kulitan namin ng college, ganun pa rin eh. Kahit na kunya, compared to Borgie, Melo, teammate ko sila nung college. Pero ngayon, coach ko na sila, di ba? Parang, pero on court, coach ang tawag ko sila, pero after the practice na, kumbaga, kung ano tawag ko sa ng college, ganun pa rin yung kantsawan nila sa amin, yung panong kantsaw nila ka sa akin dati, paano yung pangasar nila, ganun, ginasar pa rin nila ako. Which is, ganun din ako sa kanila, yung bonding din ba, parang, tapos yung tingin ko kila Coach Francis, kila Coach JB, ganun. Tapos, eto nga, sabi mo, napunta pa rin namin sa amin si Bolik, yun, younger na, bedan sa amin, di na nga namin nakakampiyon, pero, andun pa rin yung pagiging bidista nyo ng mga kulit. Kaya, grabe kulit nun. Sobrang kulit nun. Kung kami mga kulit na, mas makulit yun. Tapos, ang sarap kakwentuhan nun. Oh. Kaya nag-waits lang kami. Sa 30 minutes lang tayo mag-waits. Pero yung kwentuhan namin, sa 30 minutes na waits, nasa 15 minutes na, gano'n. Pero hindi na makawala ng kwentuhan yun, Sir Robert. Pag yung mga kwento, masarap kakwentuhan yun kung bagay, malilibang ka ba? Nagpaparami sa kami ng championship. Ha? Paparamihan ba kayo ng championship ni Bolik?
Sabihin mo sa kanya, hindi naman, pero kayo apat. Nilat, apat sa akin, tatlo rin na sa kanya. Yun, yeah. Yeah, yung nakantsaw mo sa kanya, bolik akin apat. Hindi naman, si bolik kasi, sa ring kwan yun eh. Hindi mo rin matalo sa kwentuhan din yun eh. Oh, pag sa champion, bilangan. Pero sabi niya, siyempre, mga dagay niya. Siyempre, yun yung pang bagay. Minsan nga, iniisip ko, papasa na lang, titira ko yung mga ganyang estrella. Pero, yun nga, sabi ko, masaya siyang kagwentuhan. Siyempre, iba naman yung era ni Bolic talaga. Iba yung mga nagawa niya sa Beda. At saka, every player has a stories, di ba? Maganda rin story niya eh. Kumbaga, nakaka-inspire din sa iba. Kumbaga, bakit mga player niyan, magipag-search mo lang paano sila naging successful, di ba? Meron at meron ka matututunan sa mga yan. Or manood sila ng podcast. Yung mga nakikinig siya, gusto yung marinig yung mga story ng mga player, makinig kayo sa Upperbox Podcast. Yeah. Para mga, hindi lang naman sa mga story, mga talaga mga hidden story pa na luwalabas lang ngayon. Yeah. Sigurado ka ba doon, Jake? May mga hidden story na exist. Which is na, alam na lang iba yun. Iba yun. Pero, ito, Jake, ito rin yung naiisip ko rin eh. Kasi honestly, for the longest time, syempre, ang NLEX, competitive. Pero feeling ko, iba yung galaw nyo ngayon, ngayong season, itong team na to. Hindi, kasi in this season kasi, this conference, walang injury. Actually, malakas yung team ng NLEX. Nadadali lang talaga kami sa mga injuries. Oo. This is mga na-injury sa main player namin. Just like, perfect example, Kevin Alas. Ganyan ang tinatakbo niya. Then, suddenly, in the middle of this conference, may injury, na-ACL, di ba? Imagine mo, mawawala ka ng ganun kabigat na player. Which is yung offense namin is nasa malaking tulong niya sa offense namin. Yan. So, ganun lang siguro. Siguro, this conference is healthy lang kami lahat. Sana magtuloy-tuloy. Tapos, kahit sa team nga naman po na maganda naman yung program, yun nga, based sa player, mas lamang yung ibang team sa player sa amin. Pero, mas makipag siguro kami. Tsaka, mas drive na namin yung, ngayon pa lang namin na-adapt yung gusto nila coach mangyari sa team namin. Malakas ng team na isang ngayon, ha? Malakas yung team namin talaga. Malakas talaga. Isipin mo yung mga sila na Sean Anthony, tapos may Anthony Semeret ka pa, yung mga ganyan, tapos may mga bago kaping rookie na mga bata na magaling din na masama mo sa laro. Sila Valdez, sila pangalan nila, John Nermal, yung mga ganyan, tapos yung mga rookie ba na ngayon na nagpapagalaya para sa PBA, di ba? O hindi niya inaasar si Inok? Hindi naman. Pinagkadala ko lang ng mga sapatos, ganyan, kaya pa ko ng tubig, gano'n. Kaya pa stretch, ganyan, stretch mo nga ako, ganyan. Pero hindi, parang mabiro-biro lang. Yo. Mahirap ba matasabi? Buti hindi mo inaasar, o. Talo kayo sa Talo kayo sa amin, ha? Sa LPU, o gano'n. Anong yeah, pero, malaking galit niya sa San Pedro noon. Ah, ganun? Si Enoch, sa LPO, galing LPO, di ba? Nung kina-bulik time noon, yung perfect season nata nila. Oo. Katama siya doon eh. yan naman yung mga kansyawan ni Bulik na, ba? Yung mga kakon niya. Yung hindi nakaisa sa kanya nung college. Pero, ito Jake, gusto lang kita, nabanggit mo si Kevin, gusto lang kita medyo ipapandain ng onte. Ang lupit ni Kiefer, no? Yung kapatid niya, no? Oo. Okay, yan yung sinasabi ko, yung kaibahan ng mga player ngayon sa player namin dati. Ngayon pa lang, bata pa lang, tignan mo yung development niya, di ba? Oo. High school pa lang, makikita mo na talaga na fan. Ano eh? Tanda ko pa yun, naalala ko. Naalala mo pa nung tumatakbo-takbo? Yung binubuhat-buhat lang siya ni Coach Louie noon eh. Alam mo, naka-jersey lang siya ng Kevin Alas doon na nasa gilid lang, nakatayo. Nakatayo ko minsan, nasa upuan, nasa bench lang din sa likod, naka-bit-bit ng isang alumni, alam mo, minsan. Oo. Bit-bit ni Coach Louie, alam mo yung karga-karga ni Coach Louie. Pero ngayon, mamang-mama na sa basketball eh, alam mo yung ganyan. Lakas. Superstar na isa na siya sa nasasabangan sa Philippine basketball. Yes. Sana mag-grow pa yung bata, di ba? Ang alam ko, ang plano,
Gusto niyo muna mag-try sa States. Oh, tapos kung... Wag may spill. Hindi. Yung mga ganyang, bata pa naman sila. Which is, malaki na ang basketball ko ngayon. Hindi kagaya ng bata pa kami na, uy, mag-PBB ako. Yun yung target na yun, PBBA na muna ako ngayon. PBB. Pwede ka doon sa... Magbabarship ako. Ngayon, magbibilig muna ako. PKBN muna ako. No? Ngayon, magka-college na ako. Tatry ko muna sa States. Diba? Which is, huwag mo pigilan. Pangawalan mo, para matututo rin yan na makikinabang Philippine basketball din yan pagbalik. Diba? Pag gumaling sa ibang bansa, competition sa ibang bansa. Hindi ko naman sinasabing pangit yung competition dito, pero iba. I mean, iba yung competition sa US compared dito. Diba? Doon maraming states kasi doon na dahil mga player na magaling. Kung ba sila yun. Kung gusto niya try sa US, okay. Di mas mapabuti pa sa bata. Diba? Kung wag naman sana masama mangyari sa kanya, pwede anytime, pwede siya bumalik dito. Diba? Or pwede rin siya mag-sended, ah. Yun! Pwede rin, kung kaya natin. Yun lang tanong. Kung, ang iba na kasi ngayon, di ba? Kung kaya natin. Alam mo yan. Hindi yung kani. Yung, kung gusto mo, dati-dati, kung gusto mo maglaro sa amin, maglaro ka. Hindi, yeah. Pero ako naniniwala ako. Sobrang matatawa ako pag nakakita ako ng sunbed at sa likod alas. Shit! Sabi ko, yes, pero shit, wow! Malay mo! Mayroon nangyaring ganyan. Ano? Alas? May yung kapatid nila, si Kenneth. Yo, kaibigan ko rin yung Kenneth. Doon sa juniors naman na sunbed, ano? Niloloko namin siya. Yung mga, doon ka sa letran nga, gano'n namin siya dati. That letran ka lang nga, gano'n namin. So, bait naman yung kapatid ni Kevin na yun, si Kenneth. Wait. Pero, ayun. Okay, now, na natin yung pro career mo. Now, Teka. May last question ako regarding sa career ni Jake. Go. Ano ang mas gusto mong coach or sino mas dapat masipag ka? Yung Coach Frankie na nasan Beda era or NLEX? Saan ka dapat mas masipag? Mas parehas lang din. Patayan pa rin. Kaya nga, parehas ganun pa rin. Kung baga, kung anong kuensay ni Coach Frankie, siyempre, kinuha niya kami dyan at inaasahan niya kami. Kung ano nakita niya sa potential sa amin nung college pa lang kami. So ngayon, kung baga, yung potential na yon nagbubunga na siguro, yan, pwede na namin i-give back to Coach Frankie. Pero, yun nga, yung kumbaga magsisipag ka kahit saan ka naman puntang coaches eh. Kailangan mo talaga magsipag kung gusto mo mag-stay longer sa isang liga or sa isang team. Sipagan mo lang na sipagan. Kumbaga yung expectation ng isang coach sa'yo, higitan mo. Yun na lang ginagawa ko eh. Siyempre, Coach Frankie, may expectation siya sa akin. Pero ako, gagawin ko, higitan ko pa yung expectation niya dapat. Hindi lang yung gagawin ko yung expectation niya para lang hindi naman sa kwan. Kung ba, giving back din sa kanya, sinuportan niya ako, supportan ko rin siya sa kanya, di ba? Which is dapat gano'n ng coaches-players relationship. Tumusuka ka pa rin sa suicides nyo, sa training? Actually, ngayon, hindi na eh. Kung baga, sanay na. Pero ano pa rin yung pagod? Sanay na rin eh. Kung baga, condition na rin. Kung baga, sa pro kasi, hindi na uso yung gano'n eh. Kailangan mo na magsarili eh. Magsariling magpa-condition ka na yung sarili mo. Kasi pag once na hindi kang condition, marami at marami papalit sa'yo. Hindi ka gaya nung college na naka-enroll ka na dyan na yan. After sa isang taon, kung naka-line up ka. Next year ka na mapapalitan dito. After 3 months, pwede ka nilang palitan kasi every conference, pwede ka nilang itapon, pwede ka nilang ibaba. Alam mo yung gano'n? So, kailangan mo rin talagang every conference, every day, kailangan mo maging condition, maging masipag. Kasi basketball, sipagan mo lang din naman eh. So, bali, ang mangyayari po, magtatayo na po sa NLEX office ng Fior Gelato. Pwede. Fior Gelato, kape. Ganun, kape. Mag-aano po ng kape at ice cream? Ang pangalan ni Kuya Jerry Sabinosa. Oo. Yung Fior Gelato, di ba yung kape niya daw, yung dadala pa niya sa every game namin yun. Shoutout pala. Yung kape, masarap yun.
Nalala ko yun, yung nangangamoy kape sa practice. Tapos oh, may diba? pandesal. So, sobra nun. Magpa-practice ka, may pandesal doon sa lamesa. Oo. Nalala yun. Kagat ka muna ng alam mo, nagugutom ka na dahil sa pagod. Kagat ka muna ng pandesal sa gilid. Pero huwag mo ipapakita. Mumuya ka sa gilid. Kunyari, nakatalikod ka. Tapos pinom ka ng tubig. Nalala kita. Kukuha ka, sasagilid ka doon sa tinapay, tatalikod ka, gagawin. Siyempre na, pag nakita kayo kumakain, suicide na naman yung pag gano'n. Ay, hindi kasi yung minsan, siyempre, hindi mo may iwasan yun. May madada ka ng pandesal, hindi ka pa nag-aagahan, di ba? Nagpo-practice ka na. That time ko sa San Beda, malaking mga tayo mag-practice tuwing umaga eh. Kumbaga, after ng practice, saka ka lang kakain sa pure gelato muna. Oh. Anyway, okay. So, ito na nga. Now, of course, ngayon, you're a family man na, you're father of a daughter and si McCoy, your son. Yeah. So, ano yung pakiramdam ngayon na family man ka na, di ba? Ano, like, how is it like? Ngayon kasi syempre, before, basketball lang. Ngayon, you're dad ka na, husband ka na, ano yung pakiramdam nun? Siyempre, masaya ako sa husband, di ba? Kumbaga, dapat ako dati nag-aanap ako ng pagiging good example kung sinong gagayahin ko, gano'n, sino magiging role model ko nung college ako, parang gano'n, para maging successful yung career ko, parang gano'n. Pero ngayon, nasa dad, kailangan mo maging role model sa mga anak mo eh, lalong-lalo kay Makoy, di ba? Pagka sa usapang basketball. Pakita mo na, parang gano'n. Mga challenge ko na rin yun. May pinapalaki kang bata. Parang yung mga gusto mong, di ba may mga kasabihan tayo dati na at sasabihin mo sa younger version of you, parang mga gano'n. Parang ang sarap na lang sabihin sa anak mo yung gano'n. Yung mga payo mo, mga gano'n. Mga advice mo, mga hindi lang naman sa basketball eh. Siyempre, sa pag-aaral din. Siyempre, gano'n. Pag-aaral sa buhay, di ba? Parang yung age niyang ganyan, ano yung mga kailangan niyang. Kailangan mo na maging role model sa anak mo. Yun lang siguro yung big challenge ko sa life ko as a husband. Gano. Galing. Yung, para sa di man nakakaalam, yung anak ni Jake is very good. Napanood ko na maglaro yung anak ni Jake sa Milku. Very natural. Actually, may isa siyang tira na sabi ko, si Jake nagturo nito yung hook shot. Kasi Jake nakuha niya yung hook shot mo eh. Ikaw nagturo nun. Hook shot mo yun. Andun na rin yung tinuturoan ko siya before pang bata pa siya, nung maliit pa siya, tinuturoan ko rin siya pero naging advantage na rin, naging advantage sa amin na nakikita niya ako naglalaro. Alam mo yan? Lumalaki siya na napapanood niya. O siguro, nakikita niya yun, tapos napapractice niya rin yun. Yun din maganda eh. Kumbaga, na-adapt niya. Basta sabi ko magaling si Makoy yung anak ko maglaro kasi naiintindihan niya ng basketball. Yun din yung advantage niya sa ibang bata. Tsaka nag-start siya ng mga good basic training basketball. Ay mo yun. Kumbaga sa amin dati, kung ako sa akin kasi dati, ang basic basketball ko na high school na eh. Yung tawag nito, may tawag dito yung mga fundamentals, mga ganun, mga basic training talaga. Ngayon pa lang tinuturo na sa kanila. So ngayon, maga nilang naiintindihan yung basketball, na-adapt nila. Yun yung advantage ng mga bata ngayon kasi yung dali na matuto ngayon eh. Search ka lang sa internet ng mga ganito, ganyan, mga drills. Sa amin dati, maghanap ka pa ng kursa magtuturo sa'yo. Alam mo, ganon. Yun, siguro, yun nga, nakikita yun siguro sa laro ko. So, naturally, nagagaya niya na lang. Parang ganon. 13 years old siya, no? Right now? Oh, 13 years old. Actually, San Beda tayo siya nag-aral. Eh. Yun! San Beda tayo na nag-aral, yun. So, sana, nagustuhan niya naman doon, magtuloy-tuloy doon. Okay, di ba? Sana! Sabi ko kay Paolo, fan na kami ng San Beda, hindi pa sa pinapanganak. Tapos parang ngayon, fast forward to today, parang kahit anong gawin ko, hindi ko siya mababantayan, hindi ko siya mababox out kasi ang laki na niya. Tapos may skills na.
Ika nung height niya? 6'4"? Actually, 6 flat na ata siya. 6 flat. Wait lang. Kai! Yan! Pero ito! Yeah. Ay, tayo, nandun na sa kabilang kwarto eh. Wait lang. Sige lang, sige lang. So, ayun. Ayun. Future. Future. Eh, mahiyahin pa. Yun. Ay, Makoy. Hello. Nice meeting you. Ito yung anak ko. O, yan. Makoy, yan. Magsanbeda ka sa college, ha? Pressure na ito. Sa tay-tay. Joke lang, joke lang. Sa tay-tay, sanbeda tay-tay. Ilalaro na. Pag-usapan nga namin eh. Ah, hindi. Sabi mo, kasi mas magaling ka daw ka daddy ko. Sino mas magaling sa atin mag-basketball? Ako kay Gaw. Ako patay. Yeah. Wait, to, magaling to. Mas magaling to sa akin, Pao. Paolo. Feeling mo? Magaling to sa akin. Aminado naman ako eh. Wow. Mas pogi nga lang siya. Pogi pa. Mas pogi pa siya. Yeah? Ako patay tayo dyan. Hindi ka na gano'n daw siya. No, pero, de, Makoy, honestly, kami, excited kami sa career mo. O ano man, ano, like, honestly, biro-biro lang namin sa Sanbeda ka, pero... Naglag na siya. Pero kung saan ka mandalhin, kasi, binista ka pa rin. Saan ka mandalhin? Kung saan ka mandalhin, alam namin, binista ka naman. So, we support you. We're excited. Kasi napanood na kita maglaro sa Milku. So, bro, sobrang excited ako for you. Me and Danny are support lang naman kami kung saan ka that nan. Pero, mama, malapit lang naman Menjola. Hindi mahirap pag ano, mag-commute papunta Menjola. Hindi naman mahirap, 'di ba? Kung gusto mo susunduin ka rin. Ayun. Para si Dani, sundo atin sa practice na. Tapos bigla na lang nag-dom bigla. Oo. Anyway, yun lang naman. So, sobra salamat. Like it's a real ano lang, sobrang nakakataba rin ng puso kasi kami, Makoy, naabutan namin yung playing career ng dad mo sa college. Sobrang, for me especially, pag sinabi mong bed and big man, siya yun. Oh. Sinabi, eh, one of the bed and big man. Mas marami pa, pero I'm one of para sa si generation namin, bro. Kasi di naman namin naabutan si Al Jamal na maglaro. So, in my head, nung time na yon, pag sinabi mong bed and big man, siya saka si Dave. Sorry, nag-freeze ako. Pero pag sinabi mong bed and big man, in my head, nung time na yun, estudyante ako, silang dalawa ni Dave. So, sobrang nakakatuwa na you're following his footsteps and you're enjoying basketball. Enjoy mo lang at this age. Enjoy mo lang, bro. Darating yan. So, kami excited lang kami for you. Yun lang. Thank you. Balik ka na. Nagre-review kasi siya doon eh. Ay, sorry, naka-istorbo pa kami. Pasensya. Isang week nila. Review sa luck, good luck. Oh, good luck, good luck. Ah, salamat po. Sige ka pero. Bye. Bye. Thank you po. Thank you. Thank you. Grabe. Saka, Jake, napanood namin kayo nung finals. Hype. Na-hype din kayo. Game 2. Hype na hype kayo. Nakikita kayo sa TV. Game 1 natin, game 2. Game, wait, 1, MOA. Nandun tayo. Oh, game 1, MOA yun. Game 3, hindi na ako napanood nun eh. May practice na rin. May buwan na tao nun. Sige yun. Anong pakiramdam na ikaw na yung nanonood sa Red Lions ngayon, tapos nakikita mo yan, sila Dave, yung mga dati mong former teammates. How is it to watch a college game right now na sa pros ka na? Isang kuya ka na ng team. No, nakaka-proud siya. Mas nakakaba pala manood. Sa nakaka-intense kaysa maglaro ka doon o manood ka. Kumbaga, nakaka-proud din kasi parang nakikita mo yung mga player na ay, ganyan din ako dati, ganyan-ganyan. Parang sana yung mga pangko ma-achieve din itong mga to, parang as a group, yung achieve namin as a team, ma-achieve din nila. Para ma-experience din nila kung paano yung college basketball talaga na masaya na. Yung matatandaan sila ng ibang tao. So, pagdating ng araw din na sila rin manunod, ma-acknowledge din sila ng mga ibang tao. Alam mo yung ganun?
Yung feeling na manunod ka doon as a support lang sa school mo, dati mo school na sumuport sa'yo, tapos ma-acknowledge ka pa ng ibang tao, nalaking bagay na yun. Kumpara sa manunod ka lang na magsusupport lang na, di ba? Yun din sana ma-experience din nila yun. Sa ngayon, maganda lang pinapakita ng team natin. Di sa kajik, ano, happy ako na naranasan nila mag-Araneta. Oo. San Beda, yung dating San Beda na Araneta, naranasan nila. Yung narating. No, yung mga ganong support kasi, paminsan-minsan lang din. Saka, di ka makakita ng ibang teams na ganong kasup, yung ganong ganun yung suporta ng mga alumni. Makita mo, sab. Parang yung engagement pa ng mga alumni, alam mo yon. Hindi lang support eh. Engage na yung ginagawa nila ngayon eh. Oo. Nating mga alumni pa. Oo nga pala. Alumni na nga pala dito. Tayo. So, alumni na tayo lahat dito. Wala nga lang akong alumni card. masaya naman. Baka nood ng live sana, di ba? Oo. Kaya yun. Ano, masarap manood. Honestly. Ngayon, kumbaga, siguro ngayon na naiintindihan mo na kung bakit marami na addict manood. Yun nga eh. Kumbaga na sa hindi lang na manunod ka doon na ikaw lang yung use, makikita yung mga old faces na laging andon. Diba? Parang reunion ba? Yun. Yung mga parang saka nakaka-proud din eh. Kumbaga dati ikaw at mayapang yun ikaw nanunod na yung ganun. Masaya mag-support ng tsaka college basketball, kahit anong basketball naman, asay panoorin, lalo na team mo pa yung pinapanood natin, yeah, sinusuportahan natin. Before we wrap it up, Jake, si kanino ka pinaka-excited sa mga Red Lions ngayon? Actually, hindi ko sila kilala as a person or individual, pero nung nanood ako, isang tumatak lang sa akin. Although sila mga galing, isa lang yung nakakakuha na attention sa akin. Yung Royo ba yun? Oo, si AJ. AJ, parang sa akin, yung work ethic niya kasi parang isipag ba? Kasi pag nakita mo yung pag nanood ka ng basketball, titignan, sino nakashoot, sino mga sino star player dito, magaling ka. Pero si, yun, hindi ko naman sinasabing hindi siya star player, pero yung role niya sa team nung nanonood ako, kahit sa mga live parang ngayon. Kumbaga, may positive kagad siyang nalalagay sa team. Alam mo yun? Anyway, kumbaga, hindi ko na, aminado ako hindi ko sila kilala isa-isahin, yung mga player ngayon. Nanay, to be honest, wala, hindi ko sila kilala. Pero pag was na San Beda naglalaro, buong team yung pinapanood ko eh. Kumbaga, manalo tayo kahit sino man dyan. Hindi pa ako ganun ka-involved na bawat player. Kilala ko yung number, kilala ko yung pildero. Siguro, once in a while, makikilala ko. Pero yung tumatak sa akin nga, yung Royo. Kasi hindi ko pa nga alam yung first name niya eh. Alam ko lang bilista siya. Pero pag nakita ko sa mukha, nakasalubong ko, makikilala ko. Ganun naman ako eh. Pero, Jake, kung gusto mo malaman yung story, in-interview namin actually si AJ. Ang ganda na story niya. May tumatak din siya sa ano, sa Davao, sa kanila sa Davao nung nag-champ. Yun na nga, di ba? Masaya at least, di ba? Oh. Yun yung mga experience na gano'n na habang buhay mo nang dadalhin, pwede mo nang ikwento sa mga anak mo, which is, ngayon may social media, may buy backup ka pa sa social media, di ba? Yun yung mga treasure moment mo na nanggagaling ka, maipon mo sa paglalaro sa college. Oh, yung treasure moment mo rin na dapat aliyup, naging tres. Oh, yun, mga ganun nga, di ba? Diba? Mga nung moment na akala ng lahat, parang pretend ka na lang. Parang... Diba? Tapos tinaas mo ng kamay mo, kala mo sinadya mo yun. Pero, pero yung shooting form, passing form. Diretso eh. Pucha. Alam mo yung... Yan yung kagandaan nung kasi no, pag may mga legitimate big man kasi ilalim, hanggis mo lang sa gitna. Kung may meron at meron kukuha, napalakas, pumasok. Shoot mo na yun, di ba? Sabi ko, ay, hindi tayo matatalo dito. Puta. Yung mga ganyan feeling ba? Masaya, mga ganyan memories. Sarap balik-balikan.
Hindi na tayo matatalo dito, pucha. Kung ano na yung binabato-bato nila, pucha. At pumapasok na lang. Patok Eh. Sige. Na nga. Ito. Yun ang run and gun, pare. Run and gun yun. Yun yung run and gun, bro. Kala nang run. Paano kung hindi ka run? Araw-araw ka yung nagtatakbo, tapos pag sa game, hindi ka tatakbo. Puro high post. High low. High low lang, high low. Pota. Tama nga anyway. Yung mga point guard talaga nun. Na kukontrol nila yung mga game. Alam mo yung mga may mga point guard kasi na magaling lang sila mamasa, magaling tumira, pero yung kukontrol mo yung lima, ay yung apat na kasama mo. Oo. It's the best point guard. Point guard. Ang gagaling ng point guard ng time mo, biro mo. From Hermida, tapos sila Baser, sila Karam, may Tirona ka pa, tapos yung Bilyer mo sa pa that time, di ba? Oo. Gagaling ng point guard mo. So, ano ka doon? Yun nga, kumbaga yung sinasabi ko, kumbaga kaya nilang kontrolin kami ng apat, which is kami naman na apat sa loob. Malaki respeto namin sa point guard namin. Siguro yun lang, siguro isang leader lang na point guard pa sa akin. Kailangan na isang leader na point guard. Kasi kahit sabi mo na yung mga big man leader mo, hindi iba pa rin yung point guard eh. Kahit yung mga big man na leader na sinasabi, iba pa rin pag point guard. Yes. Anyway. Ayun, Jake. Super thank you. Hello, sobrang oras tayo. Enjoy. Hindi ko napansin na yung oras. Kaya pero nga. Kaya talaga pagkwentuhan eh. No? Oo. Eh, ganito naman talaga tayo. Masayang kwentuhan. Oh. Nakakakita-kita eh. Sobrang thank you sa oras. And siguro bibigyan na lang namin ikaw ng time para magbigay ng message para sa Bedan community, sa fans mo sa PBA. Kung sino gusto mong patiin, the floor is yours. Promote mo yung next game mo sa NLEX. Sorry, so, yun. Bigyan mo na namin sa'yo yun. Next game mo sa NLEX, promote mo rin. Wala, okay oh, lang. Siguro sa Bedan community lang na tuloy lang natin, supporta natin sa team natin sa San Beda Red Lions, whatever happens, para paramdam lang natin yung supporta natin sa kanila. Ganyan lang din. And, siguro, manood din tayo ng mga games nila pagka may time tayo. Yun yung malaking bagay na yun para sa mga players. Ganun. Tapos, iwas lang sa bash siguro. Mang bash tayo sa ibang school na, wag na sa atin. Yung mga ganun. Yung mga tipong kanba. Diba? Tayo-tayo na, bili tayo-tayo na, nagbabas pa tayo sa inyo. Saya nyo lang, support nyo lang. Ano nga. May kidding aside, para no. Yun nga, normal lang naman yun. Para yun, shout out din sa mga walang sawang sumusuporta na alumni from sa era namin na naglalaro until now, nakikita pa rin na yun sa TV. Hindi naman namin kayo na kakausap o nababati. Pero once na nanonood kami sa TV, pag nakita namin yung itsura nyo doon, kumbaga, na-appreciate pa rin namin yung support nyo sa team. Di ba? Ang saya lang balik-balikan yung mga panonggan. So, yun. Sa mga kwan naman, support nyo lang sa basketball, lahat ng basketball dito na liga, support natin, lahat ng mga may bidistang naglalaro, di lang sa NLEX, sa mga ibang teams din, support din natin sila kasi nakaka-proud din silang panoorin as a product of our school na magandang programa as a champion school. Okay? Yun lang. So, sa lahat ng mga school player dyan, huwag na lumipat, mag-San Beda na lang kayo. Kasi yung program ng San Beda maganda. Okay? Or, yun nga, kung may mga pumunta kayo sa teams na kung saan kayo mag-grow as a player and as a person. Okay? Yun lang. Mga payo ko sa mga Red Lions naman dyan. Ang payo ko lang, shoutout sa inyo. And sipagan nyo lang mag-practice at saka maniwala kayo sa coach nyo. Lahat ng coach dyan, walang coach na ipapahamak ang player niya. Makinig lang kayo. Saka by the system of the coach. Kung baka mag-adjust kayo sa system ng coach, hindi yung coach mag-adjust sa inyo. Doon kayo mag-grow as a player. Sa pagdating ng panahon na magpo-pro kayo o ibang liga, madali na lang kayo mag-adjust kasi mas madali kayo nag-adjust. Ngayon pa lang, kahit anong paggawa sa inyo ng coach nyo, nagagawa nyo na, masasari na kayo. So pagdating ng araw, sana makapag-PBA rin kayo o ibang liga sa ibang bansa,
Kahit saan, kahit anong team. Yan, basta galingan nyo lang kasi if you want play sa San Beda, tatak na yan na Abidista ka. Susuportan ka na ng kapwa Abidista. Yun lang. Good luck. This season 100 na tayo, no? Oh, 100 oh. Na. Season 100, yan. Back to back na yan. Maganda yan, di ba? Yeah, we saw it. Yun, no? Oh, back to back yan. Sabi nga nila, it's hard to be a number one team. But it's harder to stay number one team. Yun. Okay, yun lang. Pero to be fair, kung may team na sanay sa back to back, Oh. Ayun. Sige, tayo na yun. Kumbaga, nasa tradition na natin yun. Pero, kailangan pa rin pagtrabahuhan. Oo. Sipag lang talaga. Sa support sa bawat isa. Yung final year ni Jake, ang pero, anyway, Jake, ay, sorry, nagchachap kasi ako. Ang battle cry ng San Beda noon was repeat the three-peat. So, yung mga ganyan, di ba? Kung mga normal na sa atin yung mga ano, repeat the three-peat. Nagsasawa na nga ako. Parang, ulitin kaya natin yung lima, no? Oo, no, five-peat, no? Oo. Tagal diba? Na nun eh. Gawin natin ulit. Lang. One season at the timeline. Tsaka sana may mga players din na mag-grow rin, di ba? Nakaka-proud kasi pag may nakita ang mga player from our school na nagsasucces sa basketball career, di ba? Kahit na hindi namin kabats, pero from San Beda pa rin, di ba? Masaya eh. Makita mo na lang si Royo sa PBA, susutan ka. Maliit yun. Welcome mo lang na isang hard foul, gano'n, di ba? Kuya. Hard screen. Hard screen, gano'n. Hard screen, tas sabay bulonggo, San Beda fight. Or gano'n lang ba? Congrats, gano'n. Sana mabutan pa nila ako, di ba? Sana. Wish ko lang din. Masaya mga gano'n yung mga lowebats na Naro sila Calvin. Kuya pa nga tawag nila sa akin. Sila Calvin Octana, kuya. Pati kasi Robert, kuya na tawag nila sa akin. Sa amin eh. So, nakakatuwa lang isipin na kumbaga kahit na mayari, na appreciate pa rin nila yan at kakikilala pa rin tayo na sa Vietnam. Diba? Yes. Yun lang. Masaya. Salamat din na sa pag-imbita sa akin pala rito sa inyong dalawa. Jake, sobrang masaya. Salamat. Nag-enjoy din ako sa kwentuhan. Anytime na lang eh. Sobra. Sobrang happy kami say para sa iyo ang haba na naging career mo. Sana humaba pa sa EBA, sa college, everything. Yes, and sana nga. Excited ako para sa iyo sa on next, di ba? Pwede mo championship ngayon. Bonus. Diba? Kota. Yeah. Salamat. Anyway, ang weird nun, sorry, pag ano, una yung championship match na ng NLEX, sa saka blue tayo. Kakaiba yung color na suot. Hindi ako sanay na color blue ang suot. Bra, ano eh? Hindi, parang nude kayo. Nude kayo niyan, pagkawan. May laro pala kami. Nude kayo. Pero magre-red kami, okay lang. Okay lang. Huwag lang hinebra yung kalaban. Ayun lang. mag-red kayo, basta San Beda na alagay. Ayun. Magdadala kami ano ng ice cream sa kape. Oh, para alam mo. Ay, siomay. Wala katapunan. Siomay. Yung siomay pa yung galing pa sa ilalim ng LRT. Kung gusto mo, ganun. Sige. Okay. So, sige. Jake, sobrang thank you again. Thank you. Anytime, pagkakataon ulit, sige lang, message lang. Salamat. Anyway, this is the Upper Box Podcast. Thank you guys for listening and see you soon. You guys next time. Bye bye.